I call to order. Una po, nagpapasalamat tayo kay Department of Justice Secretary Boying Remulla for accommodating us here in these facilities, as well as Director General of Bucor, General Katapang, and the rest of the Bucor family. We have a lot of things to tackle today, specifically those coming from the resolutions filed by this representation. That is Senate Resolution 709, as well as Senate Resolution 721, filed by Senator De La Rosa, resolution directing. Can we enjoy silence here? Senate Resolution 721, resolution directing the Senate Committee on Justice and Human Rights to conduct an inquiry in aid of legislation on the discovery of severed human body parts in a septic tank at the new Bilibid Prison, with the end in view of recommending legislative measures that would ensure the promotion and safeguarding the basic human rights and dignity of every person deprived of liberty. Filed by Senator De La Rosa. Ito pong pagdinig natin ngayon, kagaya po na nabanggit ko kanina, ay patukoy hindi lamang po dun sa nawawalang yung nawawalang DPDL na si Michael Angelo Santa Roja, Mr. Chair, Santa De La Rosa. Pakiusapan muna natin itong Mr. Chair, yung settle down na muna tayo para marinig natin yung chairman. Usaha, yung usaha natin, nasaan yung usaha? Can we restore law and order here? I-arrange mo lang sila mabuti, usaha, dahil nag-agawan ng pwisto yan sila eh. Kaya pakiayos lang muna para hindi maingay. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Lang ng kaunti para makapagsimula tayo. Hindi lamang po patungkol doon sa nawawalang si Michael Angelo Cataroja, kung hindi, pati na rin po sa mga nangyayari. Kagaya po kahapon, di umano ay mayroong pinatay uli. Dalawa yung sinaksak, patay yung isa. Yung po mga nangyayari, yung patungkol din po sa Dormitory 8, Quadrant 3, dito po sa maximum security, yung septic tank. Atin pong tatalakayin din ang di umano'y konting katahimikan lang po. Otherwise, we can hold you in contempt at palalabas namin kayo sa minimum security naman ang punta nyo. Patungkol na rin po sa di umano'y management or mismanagement ng NBP Officer in Charge, Superintendent Angelina Bautista, the Camp Commander, as well as yung naganap pong noon, July 26, 2023, na barilan between the Bahalanagang and Batang City Jail, kung saan ang isang PDL identified as Joseph Serrano was involved. And the incident that led to the death of another PDL, Alvin Barba, na sinaksak ng ice pick, dinala sa ospital. At maging yung patuloy na usapin dito po sa pagkain, sa overcrowding, at yung pagpapalit po ng pera na di umano ay malaki-laki dahil sa GCash transactions na umaabot ng milyon, yung mga nawawala pa hong ibang mga detainees. Lahat pong ito ay hindi nagbibigay ng bintang kung kanino man. Lahat pong ito ay bahagi ng Senate ng katungkulan ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ang atin pong sinusunod ay ang ating saligang batas, maging ang mga panuntunan ng United Nations that no prisoner shall be subjected to torture, cruel, inhuman punishment, among others. Kabisado po ito ni Secretary Remulla, as well as find ways on how we can strengthen Republic Act 10575 na pinasa po ng Kongreso noong 2013. Lalong-lalo na po
doon sa mga nabanggit ko kaninang mga bagay at atin pong dadaanan din. Can we maintain silence now? At atin pong dadaanan din yung reasons behind the August 2, 2023 dismissal of three correction guards allegedly involved in trafficking of shabu, as well as other related matters that pertain to the online transactions being done inside the premises of this supposed to be maximum security area. Details would be discussed as we go along, including the Bucor manual of operations that led to the entry, supposed to be entry, of packages which were left unchecked, uncovered, and carrying substances that are supposed to be banned within these premises and even banned outside the premises. Outside these premises, I'm referring to the trade of illicit drugs. Having said all of this, may I require my colleague Senator Bato de la Rosa, former Bucor chief, if he has any introductory statement. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Secretary Buing Remulla, sir, General Katapang, sir, sa lahat ng mga opisyalis ng DOJ at ng Bucor, and Mr. Chair, I would like to acknowledge the presence of Senator Robinol Padilla. Senator, I have the honor to recognize. Yes, Senator Padilla, Robinol Padilla, a member of this committee, is likewise recognized. Please proceed, John. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat, magandang umaga. It was just last year, Mr. Chair, that this committee conducted a hearing on the killing of Percy Lapid, the supposed middleman in that case. Crisanto Villamor suddenly died inside the new Bilibid prison. Just hours after the self-confessed gunman faced the media and disclosed that a middleman inside the MBP ordered the same. Sadly, it seems that criminal activities inside the NBP are still prevalent to this date. While we take note of the recent statement of the Bucor and DOJ that Michael Cataruja is still considered missing, it should not have been the case. Missing person deprived of liberty inside the national prison is a serious concern and demands urgent attention. PDL lang siya, deprived na siya of liberty, mamising pa. So, but we were shocked to the core when we read in the news that discovery of human body parts inside the septic tank of Bilibid. I repeat, human body parts. Someone was able to chop up a person inside the facility, thus to keep him. It was unimaginable. Tapos, pagkatapos pa nangyari yun, mukhang mahirapan pa tayong maghanap ng katotohanan kung sino yung gumawa noon at bakit ginawa. Anyway, after a series of unfortunate events that have happened within their jurisdiction, their primary role of correcting the ways of the life of prisoners appears to be elusive. The recent killing and mutilation of an inmate is a clear indication that even incarceration, violence reigns supreme among the prisoners. It seems that the key are the ones running the show. It seems that they are the ones running the show. There is nothing more simple than to allow criminal activities transpire within the confines of the correctional facility. The Bureau of Correction must reestablish their control. Hindi lang sa pagmamayabang, Mr. Chair, nung ako'y umupo noon, talaga chinalis ko lahat ng mga busyo-busyo dito sa lahat ng mga gang leaders dito at lahat ng mga drug lords. Sabi ko, if I am here, I am the boss. Ako ang masusunod, hindi kayo.
Dapat ganun ang gagawin natin. We should be the boss, hindi yung mga magsisiga-sigaan dito, yung mga drug lord at mga busyo-busyo dyan. Bilang dating Bucor chief, batid ko ang hirap ng ating mga Bucor personnel at sa pagpapatupad ng kaayusan sa loob ng ating mga bilangguan. Ngunit hindi ito sapat na dahilan upang bigyang katuwiran ang kaguluhan at karahasan sa loob mismo ng NBP. As I have emphasized before, criminal activities will continue unless real reformation and correctional system reform is undertaken. Now is the perfect time, Mr. Chair, to make these reforms. Again, we don't want to point fingers here. Alam natin kung gaano kahirap. Alam ko kung yung sitwasyon ni General Katapang, I've been there, done that, and the experience, everything. Alam ko yung challenges dito. But we're here to help improve the situation. Kaya, with the guidance of our hardworking chairperson, Senator Francis Tolentino, I am hoping that we can finally put an end to this alarming incidents at our correctional facilities. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator De La Rosa. Perhaps Senator Robin Hood Padilla as an introductory statement. Penny, you have the floor. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wasalatu wasalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Isang magandang umaga po, Ginoong Pangulo, sa ating pong mga iniidolong senador, Senator Tolentino, Senator Bato de la Rosa, sa ating pong General Katapang, sa ating pong SOJ, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay punong-puno pa ng kaligayahan sapagkat muli akong nakatapak sa aking tirahan ng 3 taon at kalahati. Ito pong lugar na to, dito ko po nakita ang katahimikan sa buhay ko. Dito ko po nakita ang kapayapaan. Dito po nabago ang buhay ko. Dito, sa New Bilibid Prison, so sa Bureau of Correction. Hindi ko po manamnam ang mga bagay na nababalitaan ko ngayon. Medyo malayo ito sa nakita ko noon. Kasi noon talagang gusto naming magbago. Marami akong kasamang loko-loko pa. Pero namayapa na sila. Pero yung mga gustong magbago na katulad ko, kami naman po ay pinagpala ng Panginoon Diyos at kami po ay may mga napuntahan naman na magaganda. Kaya po sana sa oras na to maliwanagan po tayong lahat kung saan po ba talaga. No? Kasi baka tayo ay biktima din ng mga balibalita lang, mga kwento-kwento. Lalo na ho ngayon sa panahon ng social media, hindi na natin alam. Madalas akong kausapin ng mga kasama kong senador dahil bilang ako ang chairman ng Committee ng Public Information kung ano ang pwede namin gawin sa fake news. Ano? Marami ho talagang fake news. At yan ho ang kalaban natin sa ngayon. Isa lang ho ang pwede kong i-share sa inyo, mga mahal kong kababayan. Ang Bureau of Correction po, nung panahon po namin, correction. Malalim ho yung ibig sabihin noon. Hindi na ho ito penitentiary. Ibig pong sabihin, meron pong human rights pa rin ang mga bilanggo. Meron pa rin po silang mga karapatan. Ang tinanggal lang natin sa kanila, kalayaan. Pero para mamuhay, hindi po natin tinatanggal yun. At yung mga pribilehiyong binibigay, yun po ay pinapayagan po yan ng United Nations. Pag sinabi po natin United Nations, meron po tayong mga guidelines sa mga prisoner. Hindi po ibig sabihin yan na kapag isang bilanggo, torturin na natin yan o pahihirapan na natin. Wala na pong hard labor ngayon. Ang Bureau of Correction, ibig sabihin nun ay rehabilitation. Kapag pinag-usapan po natin ng rehabilitation, may mga privileges po yan.
ang hindi lang po natin makukonsinte ay yung droga. Yung pong panahon namin dito, hindi po namin yung kinunsinte. At yan po ay mapapatunayan ng mga nakasama ko po dito, sabihin na nating empleyado man o bilanggo. Alam po ng lahat dito na kinalaban ko po ang droga dito sa loob. Yun lamang po ang kalaban natin, wala nang iba. Kaya po sana, sa pagdinig nito, lumabas po ang katotohanan at malabanan po natin ang fake news. Yun lamang po, mahal na tagapangulo. Marami pong salamat. Salamat, Senator Padilla. Committee Secretary, can you acknowledge the presence of our resource persons here? Yes, good morning, sir. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mr. Chairman, Senator Bato, and Senator Robin Padilla, good morning. For today's hearing, sir, we have from the Department of Justice, the Honorable Secretary Jesus Crispin C. Remulla. With him is Undersecretary Deo L. Marco. From the Bureau of Corrections, we have General Gregorio Pio Katapang Jr. Good morning, sir. Also from the Bucor is Deputy Director Angelina L. Bautista. Good morning, ma'am. We also have, sir, the Chief of the Legal Service for the Bureau of Corrections, Captain Superintendent Melesio C. Faustino. From the PIDEA, representing Director General Moro Virgilio Lazo, we have Attorney Michael Manjares, Chief of the Legal Affairs and Assistance Division. Attorney Diana Domingo, Chief of the Administrative and Records Division. And Mr. Romulo Avila, Legal Assistant for the Internal Affairs Service. We also have from the NBI, Mr. Chairman, representing Attorney Medardo de Lemos is Attorney Val Derek A. Ignacio, Chief of Staff of the Office of the Assistant Director for Forensic and Scientific Research Services. We also have from the NBI Medical Legal Division, Dr. Alexander T. Floro. Also from the same division is Dr. Annelyn R. Dadis and Dr. Joseph Cruz. From the Philippine Coast Guard, representing Admiral Artemio Abu, is Coast Guard Lieutenant Mark Jefferson C. Mangoyob. From the Philippine National Police, we have Police Colonel Angel L. Garceliano, Chief of Police, Muntinlupa City. We also have with him is Police Brigadier General Cosme Abrenica. From the University of the Philippines, we have Dr. Richard Jonathan Taduran. That is all for now, Mr. Chairman. Thank you. Good morning. Mr. Taduran is here or? Thank you. Mr. Deot, Comsec. Yes, Mr. Chairman. May we ask the resource person to please rise for the oath? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you. You may sit down. The oath has been administered, Mr. Chairman. Thank you, Committee Secretary. As I have said earlier, this will not be a witch hunting hearing. We will try to carve out the truth from whatever testimonial and documentary evidence that we have here in the hands of the committee. Ang layunin po natin dito ay patatagin itong Bucor, palakasin at hindi laging paulit-ulit yung ating kinakaharap na problema. Saan po naman kayo nakakita noon hours before the hearing, may sinaksa kahapon. Hindi ko alam kung yan ay isang senyales na wag ituloy yung hearing, pero itutuloy natin itong hearing. So ang una po nating tatalakayin, and we assure, conveying this message to the Bucor family, that this will be fair. Maririnig namin kayo. Maririnig namin kung ano yung hindi na kailangan magparali sa labas. Nakakita ko, may rally pa sa labas. Di naman kailangan nyo. We hear you loud and clear. So, unahin natin tatalakayin. Pasasagutin natin din kayo. Ganun din yung mga, meron kami mga ipapakitang validated videos para sagutin nyo rin. At ito po ay hindi una at huling pagdinig. But again, we reiterate our thanks to Secretary Remulla for allowing us to use this facility. Although
very enclosed and might probably be not conducive to what the Department of Health Secretary would show us. Unahin po natin yung kaso ni Michael Cataroja. Ito po yung dininig na sa mababang kapulungan. Ang tanong po dito ng marami, at hindi pa lumalabas din po sa amin yung resulta ng UP Forensics. Ang tanong po ng marami, nasaan itong si Michael Angelo Cataroja ngayon? Siya ba ay nilibing na? Siya ba ay pumanaw na? Siya ba ay nakatakas na? Siya ba ay nawawala na? Siya ba ay missing PDL? Ito po ay may katagalan na, July 15, nung na-report na nawawala si Michael Angelo Cataroja. At pagkatapos po noon ay atin pong bubusisiin isa-isa yung lahat na nakabalot dito. Maari po itong manganak ng ibang issue, but we assure the resource persons present here that we will abide by the rules of the Senate Committee on Justice. This is a parliamentary proceeding, so we will have a procedure here. Kahit maligaw-ligaw po ng kaunti, ibabalik po ng chairman kung saan po yung ating direksyon. Michael Angelo Cataroja has been reported missing since July 15, 2023. Anecdotal news reports coming from General Katapang. Sinasabi nung iba na nakita raw sa Bicol, sumakay. Iba daw sumakay sa truck ng basura. Ang sinabi naman nung iba, hindi lang siguro pwede magsalita yung aso. May naamoy dun sa septic tank. Ang sinabi ni Secretary Remulla ay may report na lalabas ang UP Forensics. Ang sabi po dun sa lower house, narinig ko rin yung report, fake news. Ito po siguro yung pinanggagalingan ni Senator Robin Padilla. Ano po yung katotohanan dito? Senator Padilla, Senator De La Rosa. Mr. Chairman, yes. Before we pwede bang is it possible, Mr. Chairman, yung mga busyo diyan ng bawat brigada paharapin natin dito, sir? Kaya ba? Ilan ba sila, sir? Para direct from the horse's mouth, marinig natin yung 13 po sila, Mr. 13. Chair. Can we do it on a stagger? Yeah, ikaw sir, we rely on you kung kaya ba dito. 2x2 po, kung pwede. Dalawa-dalawa po yung sasalita kasi na-alert na rin po kami na gusto rin nyo parang mas makausap. Mas maganda po, Sir Chairman, kung ganun. So, alternately. How long will it take you to deliver two or three individuals here? Nasa control gate na po sila. Pwede na po silang padalawa-dalawa, umaupo at yung merong waiting area dun sa covered court. Anytime, but please provide the committee secretary. Can you approach General Katapang, committee secretary, so we can have the name? So the committee now is suspending its hearing.
Committee Secretary, can you identify the resource persons as well as administer the necessary oath? We have here, Your Honor, Mr. Buboy Morales from the Sige Sige Sputnik. And Mr. Joselito de la Cruz from the Batang City Jail. Maaari pong tumayo para makapag-oath po. Pakitaas po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee investigation? Pakisagot po. Sige po, Chair. Answered in the affirmative. Ang una nating tinatalakay ay patungkol dun sa pagkawala at di umano ay kamatayan ni Michael Cataroja. In the interest of fairness, before we accepted the two resource persons, additional resource persons, General Katapang was raising his hand. The committee would like to acknowledge you. Unless you would give the first shot to your secretary. Of course, my secretary first, your Mr. Chair, Your Honor. Secretary would defer to your wisdom. Go ahead, General Katapang. Mr. Chair. Doon lang po tayo sa pagkawala ni Michael Cataroja. Mr. Chair, in the interest of time, I was instructed to prepare the problems that I inherited here in Bucor, and I'm just submitting it for your information and appreciation. That's all, Mr. Chair. And of course, the problems would encompass the entire Bilibid facility. Yes, premises. Mr. Chair, and also the solutions that I've been doing since the time I arrived or started my duty on October 24, 2022, Mr. Chair. The committee secretary is directed to retrieve the copy of the document and be marked as the necessary exhibit A for the Bucor. Pero ang tanong po rito, General, yung sinubmit niyong dokumento, anong relasyon doon sa issue ngayon ni Cataroja? May pagkukulang ba doon sa dokumentong sinubmit mo na kaya nagkaroon ng ganitong insidente noong July 15, 2023? Yeah, yes, Mr. Chair. It fully documents the problems that I inherited here that led to this situation, Mr. Chair. So, ang nilalaman po noon ay yung background kung bakit nawala itong si Cataroja. Ganun po ba? Hindi naman po, kasi I also have a report also explaining to you why or what we have done. As regards the missing PDL, I also have a PowerPoint presentation, but in the interest of time, I'm also submitting this document to you, Mr. Chair. Is that under oath? I'm sure that you have to reaffirm the contents of that. Yes, Mr. Chair. Is to the best of your knowledge, and you're under oath. Yes, Mr. Chair. May itatanong po siguro ako tungkol dyan. Can the committee secretary retrieve the said document and be marked as Exhibit B for the Bureau of Corrections? General, medyo mahaba itong ano mo. Si Michael Cataroja ay tiga Angono Rizal. Pero di umano ay narinig kayo, correct me if I'm wrong, na nagsalita sa isang radio interview o na-quote kayo na sa Bicol naman siya. Saan ba talaga siya? Mr. Chair, nung yung pamilya po noon, pinuntahan na namin doon, nag-inquire kami at bakit sila pumunta sa Bicol, sinabi umatendang raw po ng piyesta, kaya bumalik na po, nandoon na po. Sino po umatendang piyesta? Si Cataroja o yung pamilya? Yung pamilya po. Sino ang kasama? Yung mga kasamahan po niya sa bahay. Not pero necessarily Mr. PDL Cataroja? Opo, Mr. Chair. Kailan po ito? Last week lang po. Kasi nawala siya, reported missing July 15. Opo. So hindi pa, tapos na yung July 15? Tapos na po. Tapos ano na po ang tugon sa inyo, kung nakausap nyo, ang pamilya ni Michael Cataroja? Nandun pong nagsasabi po na medyo mukhang nagtago siya kasi nagtataka po kami bakit yung ina nung pinuntahan namin sa bahay, wala naman lang
alinlangan na hindi man lang walang reaksyon na parang hindi siya nangangamba o nangungulila o whatever. So isa po 'yan ang angle kasi po Mr. Chair, sabay po naming iniimbestigahan 'yan nung na-declare na missing, nagpaano kami ng septic tank o kung ba yung baro pinaamoy, and then doon naman nag-positive doon na tinuturo ng aso. And then of course, bukod pa dyan, nagpalabas na rin po ako ng mga tao para tignan din doon sa bahay niya kasi nalilito po kami dahil gusto namin sabay matapos kaagad ang investigasyon kung nandun po ba siya sa Anggono o nandito siya sa loob o nasa septic tank, Mr. Chair. So ang ibig sabihin po, kung wala sa septic tank, nasa labas? Yes, Mr. Chair. At lumalabas po dito na nagkaroon po ng yung huling, ito sa dokumentong sinubmit nyo, yung hawak-hawak ko ngayon, huli siya nakita July 14 na naghugas pa ng plato, pakakain sa dormitory, pabalik siya, at siya po ay kausap si PDL Dillera. Ito ba si PDL Dillera na naimbestigahan nyo rin? Opo, nandiyan po, naimbestigahan po siya. Pwedeng iharap natin mamaya yan pagkatapos nito. Opo. Gusto kong malaman kung ano na naging dulo ng inyong investigasyon dito. Is NBI here? The report now is quoting a certain doctor of the NBI who conducted the validation after the use of the canine of the Coast Guard. Sino po yung doctor na sa NBI? Good morning, Your Honor. I'm Dr. Redadis from NBI. Kayo po yung nakalagay po dito, Dr. Joseph Ruel Cruz. Kayo po yon. Dr. Cruz, kayo po ba yung pumirma? Kayo yung medical legal? Ito po nakalagay dito. Dr. Ruel Cruz, ito po galing doon sa dokumentong sinubmit ni General Katapang, which he just validated under oath. Nandito po, kayo nag-initiate ng searching procedure and recovered the following. Isang buto. Mr. Chair, good morning po. Tama po. I'm part of the team that conducted such... So part of the team, yes, hindi po lang kayo. The team lead po is Dr. Linda Dis po. Ana Linda Dis. Okay, so General Katapang, ang head pala ng team ay si Dr. Dadis, hindi si Dr. Cruz. Pinromote ka ni General Katapang. So can I direct this question to Dr. Dadis? Yes. So nakakita po ng isang human bone, nakakita ng male underwear, tatlong lighter at dalawang pangahit. Ano po ang naging conclusion nyo sa inyong investigasyon? Yes, Your Honor, we have the following items that you mentioned. We have one piece of bone, and this is not of human origin. Number two, we have one brief underwear. We have two pieces of... So what do you mean if it's not of human origin? Hindi buto ng tao? Hindi po. This is na DNA na yan? Na forensics yan? We conducted the process of forensic identification. Through this process, we made use of elimination and comparison. And we concluded that it is not of human origin, Your Honor. Can you provide this committee a copy of your report? Yes, Your Honor. We have it right now, sir. The committee secretary is directed to retrieve from Dr. Dadis a copy of the committee report. Anong date ito? Dated August 7. August 7. Yes, Your Honor. August 7, pero kayo ay nag-inspeksyon kailan? July 26. Yes, Your Honor. So it took you 2 weeks. We had the initial, but again, as what was mentioned during the Congress hearing, this was, since the process is still ongoing, we need to do verification. And we accomplished or we produced our final report on August 7, Your Honor. So this is evidence MSP 23-01. What about MSP? Pareho rin ang number mo. It's a lighter. Siguro baguhin nyo itong ano. This will be confusing. Isa numbering nyo.
Your Honor, that represent the case number. Okay, okay. Yes, sir. So yung underwear at saka yung lighter at saka yung ano pa yung isa? Razor. Razor. Shaver. Not of human use? No, sir, this is, we did not, this, the forensic examination of these items would not tell that for the identity of whether there is a human or human remain we found on that site, sir. But the ownership of the items retrieved together with the human, the bone, were you able to identify the source? For the moment, we cannot identify it, sir. Will you be able to identify the source later on? No, sir, because the items were found in septic tank. So Were they lumped together? Yes, sir. Yes, sir. So magkasama yung buto, yung underwear, yung lighter, at saka yung razor? Mixed in the septic tank, sir. Mixed in Tank. Admixed in the septic tank. So are you now saying that there is a possibility that they were thrown on the same time, same occasion, or hiwa-hiwalay, tinapon muna yung brief, tinapon yung buto, tinapon yung pangahit, tinapon yung lighter? In the process that we conducted, we cannot say or determine the certainty of that, sir. The Secretary of Justice was... quoted as saying, and this is part of the report of Jar Katapang, that the University of the Philippines forensics would be included in the study. Is there a report now out there coming from the UP forensics? Sabi nyo kasi tatlong araw lalabas. Are you representing the University of the Philippines? I'm part of the team led by Dr. Nestor Castro. You are from UP? From UP. Pitas niyo po yung pangalan niyo. Oh, I'm Dr. You are Dr. Taduran of the University of the Philippines. I'm currently affiliated with University of the Cordilleras and Lyceum of the Philippines, Davao. University of the Cordillera. So yes. Part of the team na nag-study. Yes, sir. Preliminarily, ano po resulta? Are you authorized to speak? Yes, sir. Ano po? Okay, so, sir, on August 2, pumunta po kami dito for the initial investigation. And then by August 4, nagkaroon na ng parang yung sinipsip na yung... Inuksan niyo yung Pozo Negro? Na po. Inuksan niyo. Nakita ho niyo yung laman. May picture kayo, I'm sure. Kumukuha kayo ng picture. Hindi kayo kumuha ng picture. Meron po. Meron. So punong-puno yung Pozo Negro? Punong-puno ng tubig. Tubig. And, liquid waste. And so, ang Pozo Negro po, usually ang Pozo Negro, two-chamber or three-chamber. Bihira po ang Pozo Negro na isang chamber lang. May hatian yan. Kasi yung tubig, pag-plus doon, yung tubig pupunta naman doon sa kabila. So ano po yung nakita nyo? Three-chamber, two-chamber, or one-chamber? Bihira po yung one-chamber na septic tank. Wala po akong nakita. Ang nakita ko lang po is yung tubig. Noon yung division. Yung division, wala kayo nakita. Yung kapal ng CHB, ng hollow blocks. Ang nakita ko po kasi, sir, is yung nahigop na tubig na po from the truck. So, hindi kayo tumingin doon sa septic tank? Hindi po. Ayun. Tumingin lang kayo. Ano ba, sumigop nito? Malabanan? Maynilad. General? It was a truck of Maynilad. So, you took pictures of Maynilad. Yung siphoning operations, but yes, not sir. The septic tank itself. Yes, sir. What about Dr. Dadis? Nakita niyo po yung septic tank? Yes, sir. So, two chamber, three chamber, one chamber? Two chamber, sir. Two chamber. Karamitan po, two chamber kasi doon muna, may tubo po yun in between eh. Doon lilipat yung tubig sa solid waste para pag tumigas yun, bababa naman yung liquid. Ano mas mataas, yung liquid o yung solid? Sir, I think the solid, sir. Mas mataas yes, yung... Sir. Mas, saan ho nakita yung bone, yung pangahit, yung lighter, yung underwear? Magkakasama po sa liquid o magkakasama sa solid? Sir, it is combined with solid waste. It is found on the first chamber, sir. So, with great probability, hinulog ito sa solid. Kasi hindi po ito pwede manggaling sa liquid
at may tubo lang po yun, nagse-separate, siguro mga 5 inches in diameter para anuri naman doon sa solid. Kung hindi, magbablock yun. Siya magbabara nun, di ba? So doon hinulog sa... Yung butas po ng Pozo Negro, nasa tapat ng solid. Yung parang manhole. Sir, both the solid and the liquid chamber, meron pong butas. So parehong binuksan? Yes, sir. Good. General Katapang, when do we expect to have the UP forensics report? They gave us 3 days to 1 week. But this was August 2. Ngayon ay August 7 na ata ngayon. O 8 na ba? 8. Hopefully, we'll get the result this week, Mr. Chair. Yes po. Sinusulat ko na po yung report. Kayo rin po ang gagawa? Ako rin po. Can the committee be furnished a copy of the forensics report coming from the University of the Philippines? Yes po, sir. Thank you. The secretariat is directed to retrieve the same from the University of the Philippines Forensics. General Katapang, you have something? Senator De La Rosa would like to interject. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko lang masyado nakuha yung sinabi ni ma'am. Anong final doon, ma'am? Buto ng tao o hindi buto ng tao? Hindi po siya buto ng tao, sir. Hindi buto ng tao? Opo. Hindi buto ng tao. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Pwede po ba ang sabihin kung buto ho ng ano yon? Kasi dito sa Larawan, medyo malaki-laki po yung buto. Parang kung hindi po ako nagkakamali, medyo pelvic ito. Mr. Chair, may I answer the question? Go ahead. In all likelihood, through the process of comparison, it is consistent with chicken leg bone. Huh? Chicken leg? Mahirap magsalita dito. Baka mag-advertise tayo ng... But from the appearance in the picture, it is bigger than a chicken leg. So you are sure that it is not of human origin, nawala na. At ngayon ay buto na manok. Sir, I think the photo is the one that is shown in media, and perhaps the one that you have, perhaps you think it's just, I think it is just zoomed out. But if you try to compare it with the actual size of a chicken leg bone, it is equal, consistent to a chicken leg bone. So yun lang po ang butong nakita ron? Yes, sir. Complete po ba, Doktora, yung paghigop ng septic tank? Inubos po ba yon? Kasi pag hinigop yun, mahihigop yung tubig, yung liquid portion ng other chamber, ubos yun. Ubos po yun. Yun yung mahihigop ng hose. Ito pong solid, kung ito po ay may lamang other materials aside from human waste, sorry po sa kumakain, magbabara po yun doon sa hose na panghigop. Kasi yung panghigop po, kasi laki lang po yun ang hose ng bumbero. So, nasagad din po ba sa kababaan, yung paghigop ng solid? Nakita niyo yun? Yes, sir. Actually, there was a picture taken and a video taken by our PPLD, one of our division in NBI. Can you provide us a picture? So, sagad-sagad, malinis na si solid waste, other chamber, chamber 2. Yes, sir. Walang buton lumabas doon, skulls? Wala po. Ribs? Yun lang isang buton ng chicken? Yes, sir. Can you provide this committee a copy of that picture? We will provide, sir. Who took the picture? One of our photographer from the PPLD, photography and division. Ang laki po ng butas ng manhole siguro ay 2 feet by 2.5. So, doktora, pinasok yung camera sa loob. Sir, our PPLD personnel went down to the hole or to the pit. To the septic tank, sorry. Can we know the name of that personnel? Mr. Jingfe Pakultad. Malalim po yun, ha? Malalim yung mga sinaunang septic tank. Kung panahon pa ito ng Amerikano o tag-Hapon, malalim po yun. Adobe po yung ilalim nun. Malalim po yun. So, Secretary, is the said personnel present here? Wala. We will invite him during the next hearing. General Katapang, anything to add? Mr. Chair, I'd like to inform you that there's still one septic tank, the number 3 septic tank, because... Yung first septic tank will lead you to the second septic tank and then the
third septic tank or the second septic tank will lead you to the third septic tank. Nabubuksan. Hindi pa po nabubuksan, although na check po ng ano ng canine natin na nagtahol-tahol din po yung aso doon. So when do you expect that to be open? Kailan po bubuksan 'yon? Hopefully after this hearing as soon as possible, Mr. Chair. And can this committee be provided with a video of the actual siphoning of the septic tank? Hindi lang yung picture, video, cellphone lang 'yan. Madali lang po 'yan. We will comply, Mr. Chair. Balikan ko po si, with the permission of my colleagues here, balikan ko po si yung nawawalang PDL. Sa inyo pong huling investigasyon, I'm sure you're doing some your own legwork. Patay, nakatakas, o nawawala? Malaki po ang kutob ko na nakatakas kasi si Katohano, ang kaso po niya ni magnanakaw ng mga sasakyan. Kaya niya pong kalikutin kung ano mga, pwede siya mag, carnapper po siya eh. So may chance po na nakalusot. Pero yung nga po, dahil yung canine, pinagsabay ko na po yung investigasyon o yung follow-up operation. Nakatakas nung July 15 o July 14. Payat lang siya sa larawan. Maliit po ito eh, na tao. At kaya po ilagay na sa isang sakong maliit na kakala eh, na basura na po siya. So, Mr. Chair, sa basura, yun ang ano niya, sa pantaan. Pwede pong mangyari po yun kasi maliit na tao lang po ito. Mr. Senator De La Rosa. Yeah, follow-up ko lang. Kung si Kataruha ay posibleng nakalayas, sir, this is maximum security compound. Pag sinabi natin maximum security, talagang in and out, whatever, papasok at labas, talagang pati nga yung tangke ng panahon ko, pati tangke ng truck na nag-deliver ng basura, pinapatusok-tusok ko pa yan eh, kung parasigurado tayo. So, meaning, there's some degree of laxity in the inspection of trucks delivering inside and out. Baka kailangan mag-improve tayo dyan, sir. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ang problema kasi dito, nandito yung opisina ko, kaya kahit ang New Bilibid Prison Superintendent dapat na nananagot sa lahat ng problema dito, ako po, sa akin po, binabato. Kaya yung New Bilibid Prison Superintendent, siya po ang aking talagang parating kinakausap na siguraduhin mo na maayos ang pagagwardya, lahat ng ano. Kasi at the end of the day, dahil co-located tayo, hindi ko naman talaga dapat problema yan. Na ako pa, lahat ng problema napupunta sa akin, Mr. Chair. And then I will remind our guards to be more security conscious and in inspecting the ins and outs, Mr. Chair. Yes, sir. Hindi naman siguro natin kailangan i-remind ka, sir, about command responsibility, di ba? Eh, kahit nasabihin mo hindi dapat sa'yo, eh, siguro dapat kaya dapat incumbent on your part, hinanapan mo ng magaling talaga na NBP superintendent na masiguro natin yung ganyan. Kasi maximum ito, sir, maximum. Mahirap talaga kung ganyan, mawalan tayo ng PDL. Mr. Chair, yun lang. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Senator De La Rosa. Senator Robin Padilla is trying to, would like to interject. Opo. Gusto ko lamang pong itanong, hindi ko po alam kung sino pwedeng sumagot. Ano pong pangkat ni Michael Angelo Cataroha? Ano pong pangkat niya? Sputnik? Sputnik po, Mr. Sputnik. Chair. Sino po ang Sputnik? Commander, mayor po ba kayo o commander ng Sputnik? Commander po. Commander ng Sputnik. Ako po si Buboy Morales po. Commander ng Sputnik. Commander Buboy, ano pong nangyari? Nasa brigada niyo po ito? Bali po yung si Kataruha po nasa building 5. Ako po nasa building 9. Bakit po siya nasa building 5? Wala siya sa Sputnik siya? Sputnik po yun. Bali, tatlong butas po yun. EBC. Tatlong butas kayo? EBC po, pareho po. Sino po ang mayor nyo doon? Sa... Bali po si Mark Velasco po. Mark. Ano pong sabi ni Velasco? Ano nangyari? Imposible naman, commander, hindi niya alam ang nangyari dyan. Nung July 15 po, nagpunta po siya sa akin ng mga bandang alas 6 po. Si Mayor? Opo.
Kinaalam po niya sa akin na si Kataruha po ay missing. Tapos pinarating po nila. Ang sabi ko po sa kanya, bumunta po kayo sa OD, sa office. Ipaalam niyo po na missing po yung isang taon niyo, si Kataruha. Parang, Commander, galing akong Bilibid, ha? Paano naman hindi alam ni Mayor na missing? Hindi niya alam. Kailan niya nalaman nung bilangan? Ayaw po, nung July 15. Oh, bilangan sa umaga, bilangan sa hapon, hindi nalalaman. Nung umaga po at saka hapon, nandurun pa po yung tao. Kinabukasan niya nalaman na na-missing? Hindi po, nung araw po yun. Nung araw po yun ng July 15. Binilang ng umaga, nandun. Opo. Binilang ng hapon, nandun. Opo. Kailan po niya nalaman na missing? Nung alas 6 na po na nagpunta po siya sa kinabukasan? Po. Nung araw po yun. Yung araw na yun? Opo, araw po ng July 15 po. Nabilang ng alas 5? Opo. Nabilang po ng umaga. Nabilang ng hapon, opo. Alas 6, nawawala na. Nag-report po siya sa akin na nawawala po yung isang taon niya. Sir, ano yun, ha? Parang mahirap. Nabilang pa siya nung hapon na wala nang alas 6. Po? Oh, hindi po. Alas 5 yun. Alas 5 po ba ang bilangan pa sa hapon? Halipo ang bilang po sa hapon dito, sir, tatlong beses. Isa po sa alas 8, isang alas 12. Alas 4. Alas 4? Opo. Hanggang... Noong alas 4, nandun pa? Nandun pa po. Kasi ang report po niya sa akin, alas 6 po, hindi na po pumasok ng brigada yung si Kataruha. Opo, kasi sa maximum, hindi naman kayo nagsasara ng brigada, eh. Ah, pinapadlock din po kami. Ngayon ba? Noong alas 4, pinadlock na kayo? Hindi po, sa gabi po. Paggabi, pinapadlock. So, noong alas 4, bukas pa? Open pa po, sir. Open pa po. So ano pong ano nyo? Ano pong di kayo nagtanong? Kasi siyempre, bilang kayo po ang commander, taon nyo yun, di ba? Sir, nung nalaman po namin na may missing, nagpaalam po kami sa Biocor, pinalabas ko po lahat ng mga mayor ko, mga nanunungkulan, para po hanapin siya. Nung magdamag na yun, pinahanap po namin. Hindi po namin siya nakita. Hindi po kayo nagtanong sa ibang pangkat? Meron po ba kayong hidwaan sa ibang pangkat? Wala po, sir. Hindi po ba kataka-taka yung commander na biglang nawala yung tao mo sa loob ng maximum, ha? Opo, sir. Yan nga po ang pinagtataka po namin na bigla na lang po hindi na namin nakita yung tao. Hindi po namin tinigilan yung sa kahahanap at lahat po ng mga pangkat, mga commander, kinausap ko po na baka mayroon po sila napapansin na ibang tao. Wala naman po sila... Meron po bang utang itong taong ito? Wala po. Wala siyang utang? Wala po. Wala siyang atraso? Wala po. Commander, parang mahirap maniwala kasing may pumuga sa maximum. Sa tatlong taon ko dito, wala akong nabalitaan na nakapuga sa maximum nang hindi namatay. Ang alam ko, ang pugaan, sa medium, doon talaga. Pero sa maximum, parang napaka-imposible yata. Sir, mayroon po pumuga po dito ng mga ganyan. May kakusa po ako na... Nakapuga sa maximum? Nakapuga po nung mga panahon pa ng hindi pa po kay General Katapang. Doon po siya... Saan dumaan? Doon po siya umilalim sa ilalim ng truck. Hindi panahon ko yun, ha? Hindi po panahon. Ha? Sa ilalim ng truck? Sabihin mo panahon ko. Po siya doon. Paano naman nakapasok, Commander, yung truck sa maximum? Hindi po, kasi, sir, yung ano po namin, yung lagayan po namin, ay yung tagahakot po namin ng basura, bumapasok po yan sa loob ng maximum. Ngayon, habang nagkakarga po ng basura, nakaparada po yan sa kalsada. Kanino pong panahon yun na... Matagal na po yun. Parang hindi ko nabalitaan yung commander. Ang huling alam kong nagkaroon ng barilan pa dyan, yung general na gustong tumakas na nakakulong, eh. Parang mahirap lang paniwalaan po kasi na tumakas. Nahuli nga po, sir, yung tao. Nahuli. Nahuli, commander. Siguro, commander, kasi... Kung tatanungin natin ng empleyado, siyempre, parang hindi naman nila masasagot yan. Pero na lang kung empleyado, kapangkat din natin. Kasi alam naman natin yon, may mga empleyado hanggang ngayon ba? Ang empleyado, kapangkat na rin. Meron din tatak. Wala naman po. Wala na. Kasi nung panahon namin,
Kaya katatak namin yung empleyado eh. Kung sino yung empleyado, katatak namin. So ngayon, wala na po. Wala na po, ganun siya. Maganda naman pala, sir. Wala nang kapangkat. Ang tanong ko lang po talaga, sa panahon namin talaga, meet na yan eh. Usap-usapan na yan na ang meron talagang nabubuyon. Talagang na alam naman natin yan. Hindi naman na tayo, wag na tayo maglukuhan. Talagang meron talagang nabubuyon. Pero para sabihin nating nakatakas, Commander, parang hirap naman nun. Hindi ko maano yun. Parang ang hina naman ng mga empleyado natin kung matakasan kayo ng bilanggo sa maximum. Parang yung po bang building na sinasa... Kasi ang bawat building, meron niyang septic tank eh. Meron po, sir. Oh, ano po ba yung pinuntahan nilang building? Ano po bang septic tank yung pinuntahan nyo? Building? Bali sa sa building it po yun, sir. Sa kabila. Kung saan nakakulong si ano? Hindi po, sa kabila po yun. Bali yung building 5 dito po sa quadrant po. Saan nakakulong si Michael? Sa building 5 po. Sa building 5, bakit kayo napunta po sa... Sa 8. General, bakit nga pa malayo? Dahil doon umupo yung aso. Doon po ang tumakbo yung aso, kaya doon po nag-search. Dahil pinaamoy po yung baro niya, inalaw yung aso mag-search, paikot. Doon po... Pero yung iba pong septic tank, papatingin na niyo po niya yun. Opo. Kasi sir, meron na po talaga meet na yan dito. Usap-usapan na yung kwento-kwento na talaga yun. Na pag kami nalas-malas ka, talagang, lalo na pag marami kang utang, marami kang atraso, talagang ano lang yun, huwag na tayong magbulahan. Eh, pwede ka talagang magbigti sa tarima dito. Eh. Talagang kasama talaga yun. Kaya... Hanggang ngayon po ba, Commander, mayroon pa rin tayong batas na huwag kang manglalamang sa kapwa mo, huwag kang mga abuso. Umaandar pa rin po ba yung batas na yun? Sa ngayon po, sir, eh, bali puro pagbabago na po ang opo. Ano po namin sa bawat pangkat namin. Opo. Kasi nung nandito po ako, talagang meron talagang, ano, chairman, meron talagang hidden rule dito. Talagang... Kahit nasabihin natin mga bilanggo yan, bawal dito yung babastusin mo yung dalaw ng iba, bawal magna-knockout dito. Maraming akala ng ibang tao, ang Bilibid eh, puro masasamang tao. Pero pag nandito po kami sa loob, may batas na sinusunod dito. Pag namboso ka dito, yari ka dito. Pag nang-bastos ka ng dalaw dito, yari ka dito. Kaya yun po sana, no? Sana kung... Malaman natin kung ano bang karakter talaga nitong si Michael Angelo. Kung ito bang taong ito, Commander, ano ba talagang background nito? Kasi bihira naman yung mawawala ka na lang dito kung wala kang atraso. Yan sir, wala po dalaw yan. Tapos ang sabi nung mayor na tahimik naman daw yung tao na yan, na bigla na lang ganun ang nangyari. Pwede ba natin makausap, General, yung mayor ni, ano? Mayor ni Michael? Papatawag ko po, Mr. Chair. Batch. Yung next batch, pakatapos nila. Opo. Siguro matanong din natin si yung isang opo. Commander. Okay, maraming salamat po, Chairman. Opo. Saan po kayo? Okso? Sige. Hindi, sa BCG po. Ano po? BCG Ronor. Batang City Jail po. Nabalitaan nyo rin po ito na nangyari kay Michael? Opo, Your Honor. Yung nabalitaan namin, nakakarating sa amin, kasi kami yung mga commander po, Your Honor, eh nagkakaisa na kami sa loob. May mga konting problema na pag-uusapan po namin kung anong mga solusyon gawin. Nung nalaman nga namin na nawalan siya ng tao, na nami-missing, kami lahat ng commander nag-usap-usap, tumutulong talaga kami na masold agad dapat yun. So, tumulong kayo sa paghahanap. Sa iyong pagkakaalam, may atraso ba si Michael naman sa grupo nyo? Pangkat nyo? Wala po. Sir. Kasi sa grupo ko, Your Honor, sa ano ako eh, quadrant 2. Bili, bawal kaming tumawid doon sa quadrant nila kasi... So, ibig sabihin nyo, sinasabi mo kanina, nagkakaisa-isa na, maayos na. Eh, ba't nagsaksakan kahapon, ni patay? Yun, Your Honor, eh, hindi namin alam dahil yun, nagkakabulihan lang po. Ang pagkakaalam namin, Your Honor, eh. Ka? Nagkakabulihan lang po. Oho. Eh, lagi atang... I speak? Matalas po yun, yung pagnaksak ng ano ata. Anong grupo yon?
Okso po. Okso? Opo. Ang nakapatay? Okso lang din po. Okso rin. So parehong okso? Parehas lang po sila. Senator De La Rosa, you want to interject? Mr. Chair, isa lang indicator niyan. Mga inutil kayo na mayor o busyo diyan sa inyong ginagampanan. Dahil bakit nangyari? Kung sabi mo, pagbabago. Tapos ngayon, may nangyari pa rin saksakan, patayan, barilan. So ano kayo ngayon? You are hari lang kayo dyan sa loob for violence? Or hari kayo for kapayapaan? Bakit may nangyari pa rin ganun? So ibig sabihin, ineffective kayo. Dapat kayong palitan siguro. Pwede siguro itong ikuan. Pwede na siguro itong i-dislodge itong mga tao na ito. Palitan ito na ibang leader dyan. Kung gano'n na hindi niyo makontrol yung mga tao niyo sa loob. Or nagtatakipan kayo. Nagkakaisa kayo magtatakipan. Hindi naman imposible namang mawala na parang bula yung isang tao. Sigurado, alam mo, sa higaan pa lang ninyo, dikit-dikit na kayo eh. Sigurado ako meron at merong chismis dyan. Kahit chismis man lang na magsasabi si Katarua, wala na, tinunaw na yon, tinapon na yon sa septic tank. O kaya magsasabi na si Katarua talaga sumibat yon. Imposible. Hindi ko maniwala na wala nakakaalam dyan. So kung hindi sumisigaw yung impormasyon na yan, nagkukuber up kayo dyan. Kayo mga leader-leaders dyan sa loob. Ano masasabi mo? Ikaw, batang citizen. Sir, ginagawa po namin lahat ng pamamaraan, sir, sa mga nung nangyari na yon. Kasi nasasakupan niya po yan, sir, eh. Yung may tulong lang namin doon, yung talagang hinahanap namin kung ano talaga pong nangyayari, itong nangyayari. Kaya alam mo, tinutolerate yung inyong organization dyan, yung mga ganggang ninyo dyan. Alam natin, social, kwa niyan eh, social, kwa niyan, tawag yun, yung social support, moral support ng mga tao dyan, pinabayaan yan. Pero dumating yung punto na dinisolve natin yan at pinalitan. Instead na ganggang ang pinapangalan, pinalitan natin yan ng... Sino yun? Sino yung mga luma dito? Pinalitan natin yan ng bahay pag-asa. Pag-asa, bayan yan. Di ba? Alam niyo yun? Pagmamahal. Pagmamahal. Para matemper yung violent identity ng mga ganggang na yan. Pero parang bumalik lang rin kayo sa dati, no? Nawala na rin yung effort na yun. Hindi nagkatuloy-tuloy. Balik na rin kayo sa dating gangs. So, alam nyo, dapat siguro kayo, mag-resign na kayo doon sa kwan ninyo, gang ninyo. Kusapin yung grupo nyo, mag-elect kayo ng bago. Alis na kami dahil hindi namin mahanap yung isang tao. Isang tao lang nawawala, hindi namin mahanap. So, mag-usap-usap kayo lahat ng busing dyan. Mga busyo, resign kayo. Papalit kayo ng bago para gaganda pang takbo dyan. Kasi parang nagkakaisa kayo, eh. Nagtatakipan kayo. Eh. Parang ganun lumalabas. Impossible. I cannot believe. 99.9%. Sigurado ako na mayroong sisingaw at sisingaw dyan na impormasyon. Pero kung kayo nagkakaisa na ipagtago ninyo katotohanan, wala talagang lalabas dyan. Kasi takot lahat ng tao dyan sa inyo. Kayo ang siga dyan eh. O, kaya para kayo mapapasunod, dapat yung mga official dito dapat masiga sa inyo. Dapat ganun ang mangyari para sumunod kayo. Thank you, Mr. Chairman. General Katapang, siguro pwede, with the permission of my colleague, siguro pwede na tayo magpalit. Can you turn off your mic? Pakipatay yung microphone niya. Pwede na tayo magpalit ng ano, kasi marami-rami yan eh. Ano yung sunod? Okso? Siguro mayor, yung okso. Yung mayor nung ng ni Buboy, Building 8, at saka yung dalawang kapalit. Continuing this hearing, may we know from General Katapang. We will dispense with the presence of Secretary Remulla as he has to attend to other matters. Thank you for your attendance. Salamat. So,
Matanong ko si General Katapang, bakit po kayo humingi ng tulong sa Philippine Coast Guard K-9 tungkol doon sa septic tank? Tungkol sa septic tank na di umano ay may nag-report na inmate. Bakit Coast Guard agad? Malaman natin kung sino yung inmate na nag-report. Anong pangkat yun? Nung nag-report na po yung pangkat ng Sputnik, Mr. Chair, wala po kaming, may mga aso kami dito pero trained po sila for bomb sniffing at saka narcotics. Kaya wala po kaming capability for human detection. Kaya po ni-request namin yung Coast Guard kasi doon po sila magaling for during disaster. May trained na mga aso po sila to search for human na missing. Mr. Po tayong K-9 dito sa... Meron pong K-9 for bomb and narcotics. Wala po tayong K-9 for human detection. So probably you might include that as one of your requests for the Congress to appropriate na dagdagan ng training yung aso or bumili ng bagong aso, pang tao lang. Yes, Mr. Chair, we will do that. So may tinatanong si Senator Padilla kung sino raw yung... Apo yung... Sir, Mr. Mahal na Pangulo, tanong ko lang po ako, sino po yung, alam niya po ba kung sino yung inmate na nag-report na may nawawalang tao? Can I ask Opo. Sir Angie Bautista o Ms. Angie Bautista? To the Honorable Chairman Ms. po. Ms. Angie Bautista, you're under oath? Yes, sir. At ang report kahapon ay tinanggal na raw kayo sa pwesto? Yes, sir. Anong ibig sabihin tinanggal? Ni-relieve o nilipat sa ibang pwesto? Nagpa-relieve po ako, sir. Pero nasa Bureau Corps ka pa rin? Yes, sir. Kasi po ang plantilla ko po, sir, Head Executive Assistant for CSC po ako, Civil Service. Eligible? Plantilla po ako. Ayun, before you proceed, paupuin muna natin itong dalawang bagong dating. Mr. Chair. Go ahead, sir. Pwede matanong si Ms. Bautista, bakit ka nagpa-relieve kasagsagan ng mga nangyayari dito? Di ba dapat mag-stay put ka at tumulong ka kasi lahat ng problema na ito ay nangyari during your incumbency. Ngayon, umalis ka. Dapat mag-stay put ka at tumulong ka na ma-resolve itong mga issues na ito. Para ano ba? Iwas pusoy ka? Yung hindi pa nagka-investigasyon, andyan ka. Ngayong may investigasyon na, nagpa-relieve ka. Ano yan? Okay lang tayo, official lang tayo for good times, pag bad times, lalayasan na natin yung ating responsibilidad. Ano masabi mo? Your Honor, nagpa-relieve po ako dahil po dun sa last na congressional inquiry. Meron po kasing mga binabanggit po ang ating mga mahal na congressman na yung mga issues na nasagot ko naman po doon. Pero para po mas fair and square, gusto ko po ng open investigation para po maklear po yung name ko. Can I proceed po, sir? Yeah, go ahead. Yun lang tinanong ko. Bakit ka umalis? For the information of the... Ms. Bautista, sasagutin mo yung katanungan ni Senator Padilla. Yes, sir. Identified niyo po yung bilanggo na nag-report? Na yes, sir. Identified ko po. Actually, sir, ang mga alpha po natin dito, mga bilanggo rin po. Kaya nga po, kanina pa po ako nagtataas ng kamay to clarify kung saan po nag-umpisa lahat to. Ako po yung na-designate na officer in charge ng National Bilibid Prison. You will be asked later. Sabi ko sa inyo, may order tayo eh. Pinapasok natin itong dalawa para ituloy lang yung... You will be asked later. Yes, sir. Committee Secretary, identify mo itong bagong dating na dalawa and administer the oath. Yes, Your Honor. We have with us now from Batang Cebu, Wilfredo Arias. Pakitaas po ang kamay. And from Okso, Mr. Richard Gabriel. Maaari pong tumayo at pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan dito po sa ating meeting? Maraming salamat po, Mr. Chair.
Balikan ko lang yung, maupo kayo. Balikan ko lang yung tanong, patanungin ka mamaya, Ms. Bautista, balikan ko lang yung kaninang pinag-uusapan. Nung nawala si Michael, na abisuhan din kayo? Alam nyo rin? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam? Mahal na tagapangulo, kayo po ay commander? Commander ng OXXO, tsaka ng... OXXO, tsaka... Batang Cebu, BC, 45. Okay. So, okay po, yung tanong ko yung, with the permission of Senator Padilla, na nawala si Michael Cataroja, nag-meeting-meeting daw, mga commander. Opo, Your Honor. Nakaabot sa kaalaman nyo yan, tumulong kayo sa paghahanap. Opo. Ano napag-alaman nyo? Pinatay, nakatakas, nawala? Eh, wala din po kaming, ano po, Your Honor. Kung ano nangyari po talaga, mahirap din po kasi mag-conclude na... Bulag din kayo, hindi nyo alam. Opo. Ganun din sa Batang Cebu. Opo, ganun pa rin, Your Honor. Hindi nyo rin alam. Ngayon, naghahanap pa rin kayo, tumutulong pa rin kayo. Opo, Your Honor. Tumutulong kami kayo. Ito, matanong ko yung OXXO. Bakit nagsaksakan kahapon ng OXXO? Okay, patay yung mic mo. Siguro po, Your Honor, hindi man po kasi maiwasan dahil sa buryong po yung mga tao namin, dahil sa sikip ng ano, yung iba wala pong dalaw, siguro sila nag-asaran, nagsuntukan, yung isa siguro napikon, nagdilim yung paningin, kaya nasaksak niya po. Ilan ang patay? Isa lang po. Akala ko dalawa yung nasaksak na sa ospital yung isa. Hindi po, isa lang po. Isa patay kagad? Opo. So report kagad yon sa... Kanino na-report yon? Sa UD po, sa Biocor po. Ano nang ginawa? Saan dinala? Bali, nag-conduct po sila ng investigation po. Tapos sinorender po yung nanaksak po. Mr. Chair, bakit nagkasaksakan? Ibig sabihin, may kutsilyo kayo doon sa loob? Hindi ko rin pong, ang ano ko po, yung mata, wala man po kutsilyo yung Your Honor. Hindi kayo... Hindi rin po ako nagkulang sa paghigpit po sa kanila. Sa pagpapayo, pagpapaalala. Hindi ba, ito na, ginagalugad yan halos sa... Halos every other day, every week, ginagalugad yan. Hindi nakita yung mga kutsilyo na yan. Hindi rin po Your Honor eh. Ha? Kaya, Mr. Chair, I would like to, andito na lang rin sila si General Katapang. Siguro, sir, yung aking, yung pag-inspection, sir, ba? Talagang, it is very, very tiring paggagawin natin halos everyday gawin. Pero, in the interest na walang mangyayari masama, dapat talaga araw-araw, every other day, gagalugari yan, sir. Sila rin ang magsusurrender. Itong mga prisoner na magsurrender, nagugulo yung buhay nila sa loob sa kaka-inspeksyon, sa kagalugad, magbabait rin ito. Pero kung hindi ito ginagalugad palagi, andyan yung mga kutsilyo nila, panaksak, pati baril nga, di ba? Magbabarilan. Talagang kailangan talaga itong massive palagi ang galugad dito. Mabubuhisit rin ito sila, isa kagalugad mo araw-araw, magbait rin yan. Sila rin magpupulis de ranks. Sabi lang, huwag na kayo sige kuha ng mga kontrabando dyan dahil napapagod na tayo dito kakapormisyon, kakalabas sa ating mga kuan, ating mga kwarto para lang mag-inspeksyon. Ganun yun eh. Pero, yun, sir, ibig sabihin talaga, merong, sa ngayon masasabi mo, wala nang kutsilyo dyan sa loob ng sinasakupan mo. Opo, Your Honor. Kasi maigpit din po yung pagpapatupad ko po sa mga bawat tao ko po eh. Eh, bakit nagkasaksakan kapon? Yun nga po nangyari, Your Honor, yung nagkaasaran, tapos nagkapikunan. Kaya saan galing yung kutsilyo? Kung sabi mo, mahigpit yung pagpapalakad mo dyan. So sa dami po siguro nila, hindi ko rin talaga... Kahit nakadami, ikaw ang leader. Dapat kontrolado mo yung pangkat mo. Kontrolado mo, hindi yung marami kang alibay. Ganun eh, ikaw ang nilagay dyan eh. Dapat kontrolado nyo. Yun lang, Mr. Chairman. Katapang, yung nahulihan ng 45, anong group, anong pangkat yan? Sa Sputnik rin po, Mr. Chair. So ganun din siguro, Senator, paano nakapasok, kung nakapasok yung kutsilyo, paano nakapasok yung baril? Yun nga. Ano, sir, ano tingin mo? Paano nakapasok? Ang sabi nila, matagal na raw, sir, na sa loob yun at... mag-greyhound kami, lipat-lipat lang po nila. Pati yung mga patalim.
Pero marami na rin po kami nakumpiska. Pero with your guidance, sir, kailangan talaga kung pwede araw-araw galugad kung gano'n ang sitwasyon. Nagkataka nga lang po ako, sir, kung bakit after 9 months, nandyan ako, wala namang gulo kasi ang utos ko sa kanila, magmahalang kayo, kung may problema, magsama. For the first time, sir, yan, pag nagsasalubong yan, nagyayapusan pa. Pero dati, pag nagkasalubong yan, naka-alerto yan. Kung may gagalaw na isang grupo, ang bodyguard po niyan, na sobra pa sa dami ng mga bodyguard nyo. So, yun po sana ang gusto kong kultura na ma-develop. Pero ganun pa man na mukhang hindi uubra, magiging mas stricto po ako kasi yun po ang kung hindi makuha sa pakiusap, pero parang trick accident po ito eh. Matagal na po ito binubuli yung bata na yun at na yung overseer naman parati siyang parang kinukursanada, naipon na po yung galit. Kaya kung makikita niyo po kung yung pagkasaksak niya, talagang sobrang galit po eh. Nandito is po that yung a report coming from po, report can po the ito, committee be furnished a copy of the report? Yes, Mr. Is that Chair. The official report? Kasi kahapon yes, lang nangyari yan. Yes the po, secretary is directed to retrieve a copy of the report and to be marked as Exhibit C for Bucor. Pakikuha na lang yan. Tanong si Senator Padilla. Tanong ko lang po kay Commander. Commander, sinong nakapatay doon sa isang namatay? Yun din, yung sumaksak. Si Mark Munggilyo po. Yun yung nanaksak? Opo. Patay yung sinaksak niya? Opo. Anong responde binigay mo nun sa tao mong isa? Nag-ambang-ambang po kami. Magpapadala po ako ng financial assistance sa pamilya po. Nasaan na yung nanaksak? Anong... Nasa custody po ng... Nasa... Opo. Sila nang bahala? Opo. Sige po. Salamat po, Commander. Chairman, palagay ko wala naman na tayong makukuha kaila Commander. Ang kailangan natin makausap siguro, Chairman, yung mayor ni Michael at yung witness na sinasabi ni Mama Bautista. Chairman. Nakita ko rito sa report yung saksakan at improvise yung weapon. Gawa lang siguro. Pinutol sa ito sa kama o sa bilata. Pag ganyan po, Chairman, ibig sabihin personal yan. Medyo wala tayong magagawa dyan. Talagang personal na gamit yan. Kaya para po sa akin, absuelto si Commander dyan. Kasi kung tira ng pangkat yan, baril yan. Pero, kaya nga sa akin, yung kung gano'ng kadami yung saksak na tinamo ng biktima, alam natin kadikit-dikit ang tao dyan. Pinabayaan lang ninyo na mamatay yun. Paano, pag isang sigaw pa lang, aray, 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 aray! Pag sigaw gano'n, hindi kayo nag-react, imposible, makasaksak ng gano'ng kadami. Saan kayo? Baka sanksyon mo yung pagpatay doon sa tao na yon. Ano? Bali, Your Honor, nung mga oras na yon, 5:30 po ng umaga po, nakapadlock po kami. Oh, padlock? Tapos sila po, slip out po sila dahil nga sa sikip na ng brigada po namin. Saan sila? Slip out po, nasa labas po sila. Saan sa labas? Kahit nasa labas, nakikita ko natutulog kayo dyan sa kalsada, natutulog kayo sa basketball court, ang dami pa rin slip out dyan. Imposible hindi mapansin ng iba yan kapag sinaksak. Anong nangyari? Nung nagkandak po ako ng investigasyon sa mga katabi, tulog daw po sila. Tulog po sila? Opo. O ibig sabihin, tahimik lang yung pagkasaksak, hindi lang sumigaw, hindi man nasaktan. Kasi nga, ang ginamit na kutsilyo ay hindi talaga design pang patay. Improvise lang yun. Kaya dumami ang saksak dahil hindi napatay kaagad. Dinamihan ang sugat dahil siyaw. Hindi ka kinumatay, dahil improvise sa yung gabi. Pwede, nagka-terroristahan kayo yan, kayong sumigaw, kayong ari-ari yan sa loob. Anong aksyon nyo? Or may 100 na sumatay, relax sa kanya, okay, gumalaw. Kaya alin nyo dyan.
pinapatay lang niyo yung tao. Yung ako yung ano, nasa loob po ako, nakapanda ko yung data. Pero, kumusyon. Kaya ko kumusyon. Nakapagpalit ako ako, nakapagpalit ako. Nakapagpalit ako yung... Ako, kasama niya doon. Sa kinaroonan sila. Ano ginawa? Tingnan ko po sila, nasa pinta ko po sila kasi pag mayroon na po mga ano, naawad. Baka madali din po sila. Ang duty. Officer, hindi nyo tinawag agad yung sigawan? Tinawag po namin kagad pero mabilis po yung pangyayari. Kaya kagad naman po sila nag-responde po, Your Honor. Kaya po yung suspect na i-surrender po kagad sa kanila. Hirap ma. Dami ninyo dyan. Hindi ninyo na. Marami nakakita, Senator De La Rosa. Kung makikita nyo, ito siya, no? Yung kama, ay marami naman nakatira siguro doon, no? Tabi-tabi doon. So, yung sinasabi mo na hindi na naawat, ano? So, Mr. Chair, siguro dapat mananagot dito ang gwardiya. Yung duty niya. Sino duty noong time na yun, sir? Eh, dapat, if they are properly posted, they have the responsibility to maintain peace and order sa kanilang area of responsibility. Bakit may nangyaring patayan? Dapat mananagot yung gwardiya dyan. Sinong gwardiya dyan? Bakit namatayan? Unless walang nilagay na gwardiya. Katapang, can we get the name of the duty Mr. officer? Yes, Mr. Chair. Uh-huh. We will submit the names. And then with the permission of our colleagues here, papalitan na natin itong dalawa para yung mayor ng dormitory 8 at saka yung witness ni ma'am. Tsaka yung sinasabi mong witness na nag-report. Unahin yun. Papalitan na natin. Ayaw nila palabas. Usaha. Ano, Ms. Bautista? Sir, permission to talk po. Permission to talk, sir? Hindi, sir. Hindi po witness po yung... Tawag na para pumunta yung K-9 ng Coast Guard? Ako po yun, sir. Sino naman nag-inform sa'yo? Ganito po. Kaya nga po, sir, kanina po, sir, with your respect po. Para po ipaliwanag ko po paano po pumasok po yung Coast Guard po dito. Yun ang sinabi. Hindi, gagawin natin to in order. You will have your time. Baka isang oras yun sa'yo mamaya. Yes, sir. Kukulangin tayo sa oras. So, palitan na natin tong dalawa, yung mayor. Opo, yung mayor. Yung mayor, kung hindi available yung witness mo, yung alpha mo, yung mayor na sa dormitory 8. Pwede na kayo. Mr. Chair, habang nagpapalitan tayo ng... yung mga leader. Pwede ko natanigin si Ms. Bautista? Please proceed. Yes. Ms. Bautista? Yes, sir. Saan ka nang galing bago ka na-assign dito? Galing po ako sa Bureau of Jail Management and Penology, sir. Anong trabaho mo sa BJMP? Inspector po ako sa BJMP. Nag-warden po ako ng iba-ibang jail, sir. Inspector? Ang ranggo ko po. Dati, PNPA graduate? Lateral entry po ako, sir. Galing sa? From bago J01, sir, to officer po. 1994 po ako, sir. Tapos, bakit ka umalis sa BJMP? Hindi po ako umalis, sir. Finorse retirement po ako ng mga top brass ng BJMP. Bakit? Kinasuhan ko po sila ng plunder. Tapos? Dahil nanakaw po nila yung pagkain ng preso. Tapos? Tapos, sir, inisyuan po ako ng GO. Without me filing it. Anong GO? Nilabasan po ako ng general order na optionally retired na po ako sa service. So may rason din yung mga tao na yun. Bakit nila ginawa? There's a reason for everything. Kaya po nila ako... Kinasuhan ka ba? Kinasuhan ka rin? Hindi po. Ako wala po sarang nagkaso sa mga general po namin. So hindi ka kinasuhan? Kaya noong 2014 ba to? 2015. Ako po yung 2015. Nag-divulge ng double budget sa BJMP, sir. Sinong general kinasuhan mo? Marami po sila, sir. Sino? General Mamaril. Ano, ilan ba sila? General Ogoy. General Marpuri. Marami po, sir. So, I have the list. Paano ka napunta dito?
Nung pong mag-retired na po ako sa BGMP, tinanggap ko na po, nagkaroon po ng congressional inquiry. Nanalo po ako, pero namatay po si Congressman Ted Garcia. Kaya nga, paano ka napunta dito sa BGMP? Nung mapunta po ako rito, sir, that was, ang unang lapag ko po rito, that was September 2019, nung ma-appoint po si General Bantag na Bucor Director. Tapos? Tapos po. Dinala ka ni Bantag dito? Yes, sir. Tapos? Tapos, sir, nag-resign po ako ng... May 15, 2020. Nag-resign ka o tinanggal ka ni Bantag? Hindi po ako tinanggal, sir. Nag-resign po ako. Bakit ka nag-resign? Unang-una po, sir, namatay po yung anak ko. Pangalawa po, magkakaiba na po kami ng prinsipyo. Anong prinsipyo? Eh, pinangungulekta po nila ako sa correctional eh. Anong koleksyon yun? Pinangungulekta po ako kay Janet Napoles at saka kay Yuyok Lai. Ganon? Yes, sir. Merong impormasyong nakarating sa akin, kaya ka daw tinanggal ni Bantag dahil yung koleksyon doon sa koleksyon ng pera doon sa ano yung quarry operation sa Palawan ay hindi daw maganda yung remittance mo sa kanya. Ah, hindi po, sir. How true is that? Ang ganito po yun, sir. Nung mag-resign po ako ng May 12, May 12 po pala namatay yung anak ko. May 15 po ako nag-resign. Pinadala ko po through email. Inacknowledge po nila yan after a month. Tapos, sir, nung mga July na, sir, kinukuha po ako ng Presidential Anti-Corruption Commission para bumalik kasi galing po ako doon. Ngayon po pala, meron po palang issue dito sa Bucor na pinatay o na COVID sina Sebastian. Pinagalitan po ako, pinagmumura po ako ni General Bantag. Okay pa po kami hanggang pong mamatay po yung anak ko eh, kasi umatid pa nga po yung asawa niya sa burol eh. So, pagkatapos nung umalis ka dito, sa nag-resign ka, saan ka na napunta? Nung mag-resign po ako, sir, nag-catering po ako. Catering? Nag-catering po ulit. Saan? Po ako. Anong catering mo? Sa probinsya po, meron po akong catering po sa province. So, wala kang pakialam sa catering dito ngayon sa wala loob po, ng NBP? Wala, wala po, kang sir. Pakialam? Wala yung mga PX dito? Wala po, sir. Wala ka? Sigurado wala ka? Wala po, sir. Ano yung pre-lab na... Yung pre-lab po, sir, ano po yan? Kakontrata po yan ng correctional para siyang IPX store nila. Bakit nadubli na? Di ba mayroon pang isa dyan bako pinapasok nyo yung pre-lab? Yung pong isa, si IPX po na inabutan na namin na may 5 years contract po. Okay. Siya po yung nagkikater sa maximum, sa medium, sa minimum, sa RDC. Siya po yung IPX po niyan. Yung pong sa correctional po, si pre-lab. May kontrata po sila, sir. Wala kang koleksyon doon? Wala po, sir. Sigurado ka, ha? Yes, sir. So, magprangkahan tayo dito. Kasi pag meron tayong conflict of interest, diyan magkakaproblema. Alam ko po, so, sir. So, anong naging qualification mo? Bakit ka na nagiging NBP superintendent? Napakalaki hawak mo. National New Bilibid Prison. Ikaw ang superintendent, hawak mo lahat, maximum, medium, minimum. Anong qualification mo? Bakit ka na-appoint? Experience-wise po, sir. Anong experience mo na jail superintendent, jail inspector ka lang pala, umalis ka na serbisyo? Anong experience na masasabi mo dyan? Nag-warden po ako ng iba-ibang district at saka city jail, sir. Ilang taon? 21 years po ako sa serbisyo, sir. 21 years ka serbisyo? Yes, sir. Sa BGMP. Nag-warden ka at the rank of Sarinto? Ano po, sir? From non-officer po ako, halos po, inupuan ko po lahat ang mga iba-ibang division sa BGMP. At tapos po, sir, executive assistant po ako ng mga former chief. Ang lawak lang experience mo, jail. Yes, sir. Jail inspector. But anyway, sa inyo na yan. Yun lang, tinatanong ko lang. How capable are you in running the New Bilibid Prison? Gusto ko lang to set the record straight, ha, na you are really qualified, capable to hold such kind of position. Dahil hindi biro-biro itong New Bilibid Prisons na superintendent. Sir, can I answer po? Yes. Sir, nung dumating po kami rito, sir, ang setup po kasi rito, kung maximum camp commander ka po, at the same time, NBP superintendent ka rin po.
Nilagyan lang po hindi namin ako, ng hindi, ano. Hindi mo na ako kaya lecturean dyan. Alam ko yan, alam ko yan. Pag in-BP ka, maximum ka, hawak mo, pwede rin ihiwalay yan. Pwede rin isahin. So, yun lang sa akin. I'm just asking about your capability dahil nagka-problema, di ba? Nagka-problema dito. So, magtatanong man tayo dyan. Kasi palagi pag may problema sa liderato, yan ang palaging tama, ang latay. Sino nagdala? Paano niya dinala? So, yan ang tanong ko ngayon. So, thank you for sharing with us your credentials. Ang akin lang is klaruhin natin na wala kayong conflict of interest dito. Yes, sir. Wala kang pakialam sa missing, wala kang pakialam sa PX. May issue pa na yung mga Marines, may Marines ka daw na mga retired na dala-dala dito kasama mo? Mga security po namin sila, sir. Mga JO position po sila. JO position. At merong nagsasabi na gwardiya na kapag pumasok daw itong mga retired na Marines, hindi nagpapakapkap. Kung kakapkapan ng gwardiya, mamalasin daw yung gwardiya. Itatapon ninyo sa kolonya. Ah, hindi po totoo yan, sir. Hindi nga po sila po nagdadala ng baril sa loob. Hindi ako nagsasabi nagdadala ng baril. Ang akin ay kapkap. As a matter of procedure, kinakapkapan ba sila kapag papasok sila? Opo, sir. Kasi pinapanel pa po ng ASO, sir, lahat ng ipapasok po namin sa gate, sa control gate po. Sigurado ka? Opo, sir. Anong you're under oath, Ms. Bautista, under oath ka. Anong, yes, is Mr. Chair, thank you for reminding her. Alam mo, ang sistema dyan, no, para wala talaga makapasok, ang ginawa namin noon, corrections officer, andyan, nakapusto. Meron din siyang kaharap na SAP. Oh, kapag trupa ng Bucor ang papasok, ang SAP ang magkapkap. So wala talaga makalusot. Kapag trupa ng SAP ang papasok, ang Bucor ang magkapkap. So wala makalusot. Dapat ganun ginagawa nyo, may counter check para wala makalusot talaga. Talagang babantayan sila. Minsan nagsisiraan pa sila, pero alam ko naman na nagsisiraan sila dahil walang makapag-power play sa kanila. Walang magbabads talaga, walang mag-give in sa kanilang dalawa. So mamamintin mo yan yung ganun dapat kung... May SAP pa ba dito, sir? None, Your Honor. Wala na? Wala na po, Mr. Chair, Your Honor. So, yung Bucor personnel na lang talaga ni hawak? Opo, yan po kasi gusto kong ma-develop kasi kung parati na lang hindi ko pagtitiwalaan ang Bucor, might as well palitan na yung lahat ng kawani dito. Pero yun nga po, medyo pagpasensyaan nyo ako kasi I still believe na kaya po ng Bucor yung mga tao, yung mga na-relieve na magbago, katulad din ng mga PDL. Alam mo, sir, yung nandito pa man siguro kayo. Diba, sabi ko sa inyo noon na hindi ako hihinto hanggat hindi dudublihin ni President Duterte ang sweldo natin dito sa Bucor. So yun, nadoble ang sweldo dahil ang reklamo nyo palagi, nakabababa ang sweldo. Ngayon, ang lalaki na lang sweldo ninyo. Tapos ngayon, may nangyayari pa rin ganun. Akala ko, yun ang pinakasusi. Pag tinasan ang sweldo, hindi na kayo mababribe ng mga loko-loko sa loob. So, ganun pa rin. May nangyayari pa rin. So, alam mo, malaking kwan. I can just imagine. Kasi alam ko, yung pinagdaanan ko dito. Ikaw, alam ko, sir, yung problema mo ngayon. Kaya, meron pa ko, Mr. Chairman, can I continue? Sir, about itong imposition of curfew hour, ginagawa pa ba ninyo? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ang problema po kasi, at any one time, hindi po sila mapadlock dahil sagad na po talaga. At any one time, may 3,000 to 4,000 na natutulog sa mga gilid-gilid, gawa-gawa ng makeshift. Problema po ngayon, Mr. Chair, umuulan na. So, makita nyo dyan sa loob para silang sobra pa sa squatter na patago-tago pag nag-ulan na po, Mr. Chair. Yes, sir. Kasi ang balbalita ko, kaya nagkakaroon ng krimen, nagkasaksakan, dahil parang open time sila palagi, nagiinuman, pag nagkalasingan, nagkasaksakan, o nagbabarilan. Alam mo, kung mayroon tayong curfew, kagaya nung ginagawa namin noon, pagka alas 10,
pag-sound ng taps, du-du-du, takbuhan na yan sila kung saan sila makakatulog. Kung hindi sila makakumulit sa loob, obligado silang hihiga sa kalsada o hihiga sa basketball court. Iikot na kami yung, ano yung kuha natin, patrol natin dito? SBO, ha? Yung patrol dito, nagpa-patrol? SPO, Special Patrol Unit. Iikot na kami doon. Pag ikaw hindi ka natutulog, pag last stops, may tama ka sa akin, tulog, higa. So, obligado sila matulog. Wala sila magawa. Talagang iniikot namin yan. Ako mismo, umiikot ako. Pag may makita akong gising dyan, bantay kayo sa akin. Tulog, last 10. Patay lahat ng ilaw. Kami lang may dalang flashlight. Pagka alas 5 ng umaga, rebili. Gising. Pag gising, kanya-kanya activities na pangkat niyan. Exercise kayo kung gusto nyo mag-exercise. Kasi kung pabayaan natin yung ganyan, ang ilaw nila non-stop. Libre sila gumawa ng kahit ano-ano. Balita ko pa, mayroon pa silang wifi na ngayon. Totoo ba ito na may wifi sila din sa loob? Yes, Mr. Chair, Your Honor. May wifi po sila, pero ginagamit po yan dun sa idalaw na meron kami pinakalat para sa ganun, doon sila makakapag-communicate sa mahal sa buhay. Yung wala pong dalaw, yun po ang doon, that's the only way na communication nila. Anong control mechanism natin doon, sir, sa hindi maggamit yung kanilang communication para sa commission ng crime? Paano natin nababantayan? May bantay po at saka monitored po. Sinasabi ko na sa kanila na monitor dyan. Huwag kayong gagawa ng katalantaduhan dyan kasi naririnig namin, susundan namin yung pinag-usapan. Paano yung monitor, sir? Isang building lang sila? Lahat ng computer nandoon? Pag gustong gumamit, punta doon at gagamit ng computer under the watchful eye ng isang gwardiya or sa kanya-kanyang building lang, meron silang ganon? Mr. Chair, kung pwede po, hindi ko muna isalaysay sa inyo kasi confidential po yan, masisira po yung aming paano sila namomonitor sa pag... Okay, walang problema, sir. Okay lang. Sa akin lang is siguruhin natin na paggamit nila, hindi nila nagagamit yung communication. Kasi kaya natin binawala mag-cellphone, binawala natin sila mag-communicate sa labas dahil nga karamihan dyan gumagawa ng krimen. So, binabawala ngayon, tayo na rin pala nagbibigay ng wifi, nagbibigay ng laptop sa kanila para makapag-communicate. So, parang baligtad sa dapat nating mangyari. Paano sila ma-reform kung palagi pa rin silang gumagawa na gano'n? May constant communication sa labas. Okay lang kung ang communication series sa totoohan na pamilya talaga, gano'n, walang problema. Pero meron at meron talaga dyang involved sa krimen na nagko-communicate sa labas. Lalo-lalo na sa drugs, nagko-communicate sa labas. So, sana ma-shutdown yung ganong sistema. Ilagay lang yung mga laptop sa isang kwarto. Ikaw, may kailangan kang kontakin, pamilya mo, pasok ka dito. Dito ka. May gwardiya na corrections officer. Nagbabantay kung anong ginagawa nila. Para monitor lahat dapat. Hindi yung ibigay nyo sa mga busyo at sa mga busyo na doon ang nagpapatakbo, walang control. Hindi natin makokontrol yung kanilang ginagawa. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Thank you, sir. Itong bagong dating na dalawa, committee secretary, kunin yung pangalan at tatayo kayo. Anong pangkat? Bahala na gang? Bahala na gang po. Ikaw ay? Happy go lucky po. Mga Ilonggo. So, hindi po. Rin ito yung pinapatawag natin. Yung pinatatawag natin kanina ay yung HDL. Yung sa dormitory 8. Sir, medyo, Mr. Chair, na medyo natatagalan kasi nasa medium po siya. Pero padating na po. Hopefully next, after this, yung... Sila na, kasi na siya po. Yun. Nandito na po. So, papasukin muna natin yun. Palitan muna natin itong isa kasi wala nang upuan. Dito sa committee hearing, siksikan din. Sa kwarto nyo, siksikan din. Ayun, kasya na. Hintayin na natin yung isa. Nandiyan na. Para isang oath na lang kayo. O baka nakatakas pa yon. Binibiro ko lang to mga cameraman kasi gutom na ito.
Baka makain nyo yung plastic, ha? May plastic, may balot yung mamon na plastic. Ako, munti ko na makagat kanina. Ay ba uniforme nito? Kailan nalipat to? Comsec, pakikuha yung pangalan. Ito na yung sa dormitory 8, ano? Okay. Kunin yung pangalan, tumayo kayo at kayo'y manunumpa para sabihin nyo ang katotohanan. Tumayo rin kayong dalawa. Comsec, can you administer the oath? Ikaw na, Comsec. Kukunin mo pa yung microphone ni Senator Bato doon ka sa kabila. Kayo po ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dito sa pagpupulong na ito? Maraming salamat. Pakiupo, salamat. May tanong kanina si... Upo kayo. May tanong kanina si Senator De La Rosa tungkol sa pangyayari kay Michael. Yung pangyayari kay Michael, kasama mo yon, di ba? Sa dormitoryo. Ang magtatanong ay si Senator Robin Padilla. Mayor, mabuhay. Mabuhay po, sir. Oh, total, kabuhok kita. Di ayos. Yes po, sir. Mayor, kailan ka nalipat sa medium? Bali na tatandaan ko lang sir ano tong lapit-lapit ka sa mic para marinig. Excuse. Augusto po yata yung sir ng gabi. Augusto po. Kalilipat mo lang ano? Yes po sir. Bakit ka nalipat? Na ano, commute ba sentensya mo o ano? Hindi naman po sir, hindi po namin alam yung violation namin sir na nilipat kami ng mga mayor po. De, galing ka ng maximum, di ba? Yes po sir, yes po. Tapos nilipat ka ng medium. Yes po. Bakit nga yung ano bang kaso mo? Kaso ko po si Ray po. Ray. Ba, na-commute ang sentensya mo? Hindi pa po sir, hindi pa po. Ba't ka nalipat nga ng medium? Yung pagkakalam po lang po sa nag-request ka? Hindi po, hindi rin po. Bigla ka lang nilipat? Yes po. Nakailang taong ka ba sa maximum? Mga pag-11 years na rin po. Maka nakakasampu, mahigit ka na. Yes po. Kaya nilipat ka na ng medium. Yes po sir. Okay. Pwede bang total naman tayo naman eh, Sputnik ka rin eh, no? Yes po sir. Ano ba nangyari talaga doon kay Michael? Yung nga po sir, hindi ko po talaga alam talaga sir. Mambihira naman, Mayor. Hindi mo alam, tao mo. Yes nga po sir. Sila, nireport na lang po sa sir ng tanong ng tao ko ng mga nanonokulang ko. Noong July 15 na po, nawala na yung si Mimi nga alias Mimi po. Hindi, sabi ni Commander, binilang ng 3 beses nandun. Yes, binilang ng alas 8, alas 12, alas 4, nandun. Nung wala ng alas 6, hindi mo alam. Hindi kasi sir, sa brigada po kasi namin sir, 480 katao kami doon sa 5A po. Oo, sa brigada nyo. Yes po. Oo, pero alam mo pa rin yun. Wala ka bang... Lahat, may mayor ka, may busy ka. Yes po, yes po. Oo, may kulturero ka. Yes po. Hindi niya alam yung kulturero, trabaho niya yung bilangin. Yes nga po. Yun nga po sir, binilang araw po ng... binilang doon ng kulturero namin, na inireport sa akin, noong July 15, wala na rin po yung Mimi. Kaya ang ginawa ko, sir, na tinawag yung mga nanungkulo ko sa 5A para ihanapin po yung nawawala na yon. Pero may kubul pa ba kayo ngayon? Meron po. Wala siyang kubul sarili? Wala naman po, sir. Bakit wala siyang kubul? Bali, siksikan doon, sir. Ang ginawa ko sa 5A, sir, pinaayos namin yung mga kwarto-kwarto doon para magtasya kami, sir. Tapos nagpagawa ko ng period doon sa 5A po para yung mga matanda, kanlungan ni Lolo, maging maayos po yung higaan nila. Eh, yung bata po na yun, sir, escorting ng jury ko yun eh. May ano, May? Escorting po ng jury ko yun. Jury ko yun. Nanunungkulan ko po, sir. Nanunungkulan din yun. Nanunungkulan? Nanunungkulan pala. Yun nga po yung kasalo niya po. Maganda pwesto. Yun nga po, sir. Bakit ganun? Ba't bigla na wala? Yun nga, sir. Talagang wala akong alam, sir, talaga eh. Wala akong info na ba't nawala po yung tao na yun. Wala ang mga utang nito? Wala? Hindi ko na po alam, sir, na ganun, sir eh. Kasi, doon sa taas lang po ako, sa second floor, pag may mga ganyang problema, nire-report lang sa akin ng mga nanungkulang ko po, bilang isang mayor. Pero jury siya ka mo? Yes po, yes po. Hindi nila sinasabi sa akin na gano'n sir eh. Na gano'n yung bata na gano'n. Sinabi nila yung problema na sa akin, na nawawala yung tao gano'n. Wala namang atraso to sa pangkat? Wala naman po akong sir eh. Wala naman po akong nawabalitaan na gano'n eh. Hindi, sa'yo, wala siyang atraso? Wala po sir, wala. Sa ibang pangkat, wala. Yan, yun ang po, hindi ko alam, sir. Ano bang katabi niyong brigada ng asingko? Ano po, sir? 5A, B at C at D. Anong pangkat yun? Sa amin din po, sir. Ha? Sa amin din. Ano no? Sputnik din po. Ano, Sputnik din? Yes po.
Sputnik din. Puro kayo Sputnik. Yes po. Hindi ko lang ma, ano, Mayor, kasi nung panahon ko, close ang ano eh. Talagang samahan talaga eh. O, ibig mo sabihin ngayon, napapabayaan nyo na yung mga tao ninyo. Ganun ba? Hindi mo na alam kung ano nangyari doon sa tao mo. Senator Robin, if I may. Apo, apo, sige po. Hindi ka kaya, bakit nilipat ka sa medium dahil may kinalaman ka doon sa nangyari? O may alam ka? Wala na po. Ganun, wala ka alam? Wala, sigurado ka? Yes po, sir. Sa mayor, hindi mo alam kung nangyari sa mga tao mo. Sinabi niya na po kayo sa akin si Rano eh, na yung problema na ngayon tao. Kasi sir, yung may mga vice po ako dyan, may mga advisor po ako. Under oath ka, ha? Yes po. Ah, pwede ka i-cite in contempt. Yes, kung nag-enjoy ka na ngayon sa medium security compound, hindi ka mag-enjoy doon sa Bartolina na meron sa Senado, pwede ka na ikukulong doon. Ha? Dito kay Sayrin, kung magsinungaling ka, pwede kita ipa-Bartolina doon sa baba ng Senado. Yes po, sir. Kaya siguruhin mo yung tanong, mga sagot mo. Yes po, sir. At pawang katotohanan lamang. Yes po, yes. Yan ang gusto natin, ha? Opo po, sir, opo. Sige, please continue, Senator Robin. Mayor, baka naman tira ng pangkat yan. Wala, na, wala pong ganun, sir, talaga. Walang ganun. Sigurado. Ilang taon ka na dyan? Sa maximum? Mag-11 na po. Oh, pero may tira ng pangkat. Hindi ba ito tira ng pangkat? Baka naman ito may atraso. Wala pong ganun, sir. Wala pong ganun, ano. Wala walang pong, atraso. Biglang nawala. Biglang nawala. Makukumbinsi mo kami na bigla na lang nawala yung tao. Naniniwala ka ba na pumuga yung tao? Ayun po yung sabi sa akin. Report na lang po sa akin. Ganun na lang po talaga. Paano siya nakapuga kaya, palagay mo? Sir, usap-usap ko yung mga nanungkulan doon. Eh, kung sa, baka rin po sa ano, sa truck po ng basura, sir. Truck po ng basura. Pampelikula yun. Lakman basura, parang pelikula ni Sylvester Stallone yan, Mayor. Sige, ano, Ginoong Pangulo. Oh, maraming salamat po. Pakipatay na yung mic, Mayor, pakipatay na. Kayong dalawa, makikinig lang kayo. Mamaya, tatanungin ko kayo. Pakikinggan nyo lang yung mga pinag-uusapan dito, tatanungin ko kayo. Kanina ka pa nagtataas ng kamay, Ms. Bautista. Tanungin ko nga lang, under oath ka, itong mga pangalang babanggitin ko. Siguro, alalahanin mo lang sa iyong isipan kung sila ay kilala mo. Henry Avila. Yes, sir. Henry Avila, matagal na nagtatrabaho dito. Pagdating mo, tinanggal mo. Anong dahilan? Hindi po, sir. Kasama po siya dun sa 700 po na nirelieve po sa buong maximum. So, totoo na isang linggo ka palang dumarating dito, ang unang, isa sa mga unang tinanggal, Henry Avila. Anong trabaho ni Henry Avila? Hindi po, sir. Isang linggo. Kasi kailan ba na-relieve yung 700? On... So, siya yung hepe ng SPU. Pakiliwanag nga kung ano yung SPU, anong trabaho ng SPU, at sinong pinalit mo sa SPU? Nung tumataas ang kamay? Corrections Chief Superintendent Celso Bravo po, sir. Pero, natin si Ms. Bautista. Oh, sige po. Ikaw ang nakalagda para matanggal si Henry Avila? Ang order po, sir, galing po sa admin. 700 po yan, sir. Hindi lang po si Avila. O, ano, sagutin mo yung tanong ko. Anong trabaho ng SPU? Sila po yung sa patrol unit po sa loob na umiikot sino po. Sino ang pumalit? Hindi ko po alam, sir, sa camp commander po nila. Kasi sila po yung nagde-designate niyan. Hindi po ako, sir. Sana napalagay yung Henry Avila? Sa maximum po siya ngayon, sir. Nasa maximum siya ngayon. Pabalikan natin yan. Itong si Molly Abihar. Kilala mo? Opo, sir. Okay. Ano mo si Molly Abihar? No relation po. Kilala ko lang po siya. Tao mo o anong... Hindi po. Hindi ko po siya tao. Kasi po, hindi po kanina, siya... Kanina, tinatanong ni Senator De La Rosa yung tungkol sa Idalaw. So, merong wifi ito. Kung ano, wala ng wifi ngayon. Idalaw. Papunta na tayo sa online. Sa GCash. Maraming nagtatanong... Bakit ang mga PDLs natin, ito, makinig kayong tatlo ha, ay allowed na ngayon mag-GCash online. At nagsasabi, ang may control daw ng online, pagbili ng pagkain,
galing sa mga magulang o kamag-anak yung pera, ay nagngangalang Molly Abihar at si Miss Bautista, Ginang Bautista. Totoo o hindi? Yun sa GCAS. Dahil hindi doon po sa IPX Correctional, napapasyalan natin mamaya. Papasyalan natin mamaya. Pag pagkatapos itong hearing na ito, pupunta natin yung PX na yun. So, ano ang nalalaman mo rito sa... Patapos mo muna ako. Ano ang nalalaman mo rito sa... Paliwanag mo, bakit naging GCAS? Naging online ang pagbili ng pagkain. Ngayon, tanghali na, oh. May umorder ngayon. Ayan, hapunan? Almusal siguro, hindi. Hindi naman siguro mabili dito yung ano, ang halimbawa ay tapsilog na diniliver ng isang gumagawa ng isang karinderya. So, anong kadalasang order ng pagkain? Tanghalian, hapunan, almusal? O baka may merienda pa? Mr. Chair, ibang oras po yung mga paabot po ng mga pamilya nila po sa ating mga preso. So, anong trabaho nito si Molly Abihar? Siya po sir ang nag-GGCAS po sa loob. Yes, sir. Siya may hawak ng SIM, siya yung order, sa kanya dumadaan yung pera. Eh? Hindi po sir, yung pong GGCAS, nung po kasi dumating kami sir, 10% po ang sinisingil ng mga empleyado. Pato ko. Kaya po naghanap po ng merong business permit na makapag-GGCAS, yan po si Abihar. So, 3% po siya. 3%? So, empleyado siya ng humor? Hindi po, sir. Outsider po yung mga yan, sir. Outsider. So, parang service provider po, general, na siya yung nakakaalam nitong proseso, siya yung na-order ng pagkain. Dito na siya nakatira. Mr. Chair, hindi ko po alam na nagde-deliver po siya ng pagkain. Ang ano po niya, gigas lang po. Pera po na ginagamit ng mga PDM po natin sa loob. Yung pera ng GCash, yun yung pagbili ng online, so hindi po sir, yung pong perang pinapadala po sa kanila, yan po yung pagbili po nila sa IPX. Pagbili po sir, napanggit ko nga tayo. So hindi mo kaano-ano si Molly Abihar, kikilala mo, pero hindi siya empleyado ng humor, pero siya ang in-charge sa GCash. 3% ang sinisigil niya. Diba? Yes sir. Halimbawa, 100 pesos. Magiging 103 o magiging 97 na lang. Ganun po yan ang transfer ng GCAS na din. Sa inyong estimate, magkano ang nagiging GCAS transactions per day? Ito, yung estimate lang. Kung 2,000 po siya lang ang pinapasok nila, ano kayo po siya? Estimate, para may nakakalimutin dito nila. Per day, tapos i-multiply mo yon. Magkano yung 3%? O yan siguro sa loob. Papunta na dito. Nandito ba si Molly Obihar? Obihar, papunta na dito. O saa, pakikuha si Molly Obihar. And then I'll be directing another question habang iniintay natin. Thank you, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. For reminding that. Etong si ano, si Jose Marie Alambro. Si Jose Marie Alambro ay superintendent nung nakaraang panahon. Pagdating mo, ang report na dumating sa committee ito, pagdating mo, nirelieve mo si Jose Marie Alambro dahil hindi sinunod yung ilan mong orders. Totoo hindi? Hindi po, sir. Paano na-relieve si Jose Marie Alambro? Unang-una po, sir. Organic ba siya o... Organic po siya, sir. Bien, pag organic, ano yun? Bucor personnel po talaga Bucor. Siya, sir. PDL? Sino yung OXXO? Lumabas na. HGL na po. Ito. HGL. Kilala niyo tong Jose Marie Alambro? Anong pangalan mo? Superintendent po. Superintendent. Napalitan na? Napalitan na po. Yung kapalit, maayos naman? Ito si Jose Marie, hindi maayos? Pakibukas lang yung mic. Maayos naman din maayos po. Nagtaka kayo nung na-relieve? Apo. Nagtaka kayo? So, ano, paano pagtataka nyo? Tumaas lang yung kilay nyo, nagtanong-tanong kayo, bakit na-relieve? Hindi na po namin alam. Sir. Hindi nyo na tinanong. Pero alam nyo na-relieve? Apo. Bakit na-relieve? Bakit mo na-relieve, Ginang Bautista? Unang-una po, hindi po akong nag-sign po ng ano, si... Hindi ko po alam sino po ang admin nun, pero ang... You are the recommending authority.
Yes, sir. Kasi po kami po yung nag-imbestiga, sir. Kami po yung nag-operate sa Building 14 noong January of this year. 28 po sila, sir, actually. Anong kasalanan nito si Jose Marie Lambro? Nag-operate po ako, sir, sa Building 14 dahil may information po na may mga contrabands po tayo sa loob. Siya po yung maximum commander nun. So, pumasok po kami ng alas 11 ng gabi. Nag-panel po kami sa loob, nakakuha po kami ng mga contrabands, pero hindi po natapos doon dahil sabi ko sa mga personnel, it's showtime. So sila naman po ang pinanel namin, yung mga personnel. Okay, ulit yung sinabi mo, it's showtime. Yes, sir. Kasi po alam ko po, yung mga personnel po ang may hawak ng contrabands. Dahil po nung pagpasok ko, sir, doon po sa loob, naglalabasan yung mga personnel na supposed to be i-secure nila po yung facility ng Building 14. Ibig sabihin ng contrabands? Yung pong mga sigarilyo, droga, cellphone. So noong ang iyong intensyon ay matigil na yon. Yes, sir. At si Jose Marie Alambro ay involved doon? Yes. Napatunayan to? Under investigation pa nga po sila hanggang ngayon, sir. Ganito po, sir, with your due respect, sir. I'll give you 2 to 3 minutes. Yes, sir. Noong pong pumasok kami, sir, sabi ko sa mga personnel, ano ko po yun eh, it's showtime. Sila naman po. Sabi nila, wala wallet, wala po silang bag na dala, so wala akong mapanel, sir. Sabi ko, may locker kayo. Yes, ma'am. Lumabas po kami sa labas, sir. Nakita ko nga po yung mga locker, nakapadlock. Sabi ko, asa ng duty nito? Asa ng naka-duty rito? Ang sabi nila, day off. Sabi ko, pakitignan nyo nga yung GC nyo kung naka-day off siya. Eh, eksakto, sir. Anong sabihin ng GC? Group chat, sir, nila. Online, sir, yung naka-day off. So, we were triggered to open. Ano, sir? Ano ba tawag doon? General Katapang, are you allowed to do that? Pa-open yung group chat sa DOJ? Kumakain ka, Yusek. Sorry. Allowed ba yun? I-open yung group chat? Alam ba nila yung Data Privacy Act? Kung pwedeng tingnan yun? Generally, Your Honor, inside under the manual of the Bucor, telecommunication devices are not allowed inside. Mga organic ito eh. Sila. Yes, sir. O, pwede yun? If that's what they do, Your Honor, for in terms of management, Your Honor, we leave that to them. So, pwedeng buksan yung, silipin yung group chat nung kahit kapwa mo empleyado? Walang binaviolate na batas? If we were to investigate, Your Honor, that might be a problem, Your Honor, in terms of you privacy. You should do that. You should do the appropriate investigation. Continue eating now. Thank you, Mr. Senator. May proceed eating. Mr. Chair, can I proceed yes, po? Yes, you have 1.5 minutes to go. Yeah, yung pong nag-open po ako ng ano, sir, ng, hindi po ako nag-open. Yung pong OIC po nila, sabi ko, i-open mo yung GC mo para malocate ko po kung online po yung naka-day off, para po matanong ko po sa kanya kung locker po niya yon. So nakita ko po naka-online. Nung pong nakikita ko pong iba-iba na po yung ginagawa nila, na tataranta po sila, pinabuksan ko po yung mga locker. Doon ko po nakita yung mga Yossi, mga cellphone na hindi nila pag-aari, madami pong pera. So nung pong mga 11:30 na, sir, or mga magto-12 na, tinawagan ko po si Alambro, si Butawan. Wala pong dumadating, hanggang paalis na lang po kami, dumating po yung Chief IIS nila, si Butawan. Pinareceive ko po lahat yung nakuha namin po sa loob. The following day, sir, nawawala na po yung pera, nabawasan na po. Mga nakuha ang kontrabando? Yossi po, mga cellphone at saka po pera. So, ang unang intention mo ay talagang linisin, pati mga locker. Nagampanan mo ito? Yes, sir. So ngayon, masasabi natin wala nang kontrabando, wala nang yung mga binabanggit mo, wala na. Mr. Chair, dun po sa Building 14, wala na po kasi sa amin yun. Under na po siya sa NBI. So, from that night po, until this time po, hindi pa po tapos yung procedure po ng investigation nila. Kasi kami po, ang trabaho lang po namin, ipa-file po namin yan kasi may proper authority po na mag-iimbestiga.
itong si Bonas, tinanggal mo rin? Nung dumating po kami ni General Katapang Sir, sila po yung mga incumbent na BJMP, si J01 Bonas po yan, na naging kernel po sa Bucor. Sila po yung nagpasok po ng 7,000 na, ano ba yun? Yung tig 1,000 pesos na alak, incan, Red Horse. So, natanggal na rin to? Natanggal po yung 58 pong BJMP, so, sir. Kinasuhan ito? Yes, sir. Ongoing po lahat po ng mga cases nila sa iba-ibang probinsya at saka dito po. Dumating na ba yung isang pinatatawag natin na... Yung mayor? Hindi, meron tayo pinatatawag. Si Molly Abihar. Ah. Si Molly Abihar. Sir, pinasundo na po nasa labas po kasi. Ah, nasa labas. Okay. So, while waiting for Molly Abihar, ayoko naman kunin lahat yung oras. Ay, si Senator Padilla, I would like to interject. Sige. Mahal na tagapangulo, tatalungin ko lang itong kakosa ko, itong happy-go-lucky. Tol. Ah, Tol. Ito si Tol. Kosa na lang. Kosa. Ako ay, alam nyo, kapag ka ganito ang pangyayari sa Bilibid, hindi ito maganda para sa bilanggo. Kasi, ang pribilehyo natin, nakukuha natin yan pag maayos tayo. Nung panahon namin, hindi kami nakakakuha ng pribilehyo pag may gulo. Pag may gulo, humihigpit. Humihigpit ang Bilibid. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo bang humigpit ang Bilibid? Ayaw po, Your Honor. Kung ayaw nyo, Kosa, bakit? Bakit gusto nyo ba ito na nagkakaroon ng investigasyon? Ayaw din po. Kasi nung panahon namin, ayaw namin to. Kasi nai-istorbo kami. Kasi pagka nalalagay sa balita ang Bilibid, humihigpit. Na yung dalaw, hindi nakakapasok. Yung mga kubol, tinatanggal. Yung stay-in, tinatanggal. May stay-in pa ba kayo hanggang ngayon? Wala po, Your Honor. Kailan pa? Dati may stay-in pag Pasko. May stay-in pagka Valentine's Day. Masarap, matulog. Ando, katabi mo yung asawa mo. Wala kayong stay-in. Bakit? Ano nangyari? Bakit nawalan kayo ng mga pribilehyo? Dahil nga daw po sa nawawalang PDL po. Dahil nawala yung tao? Po. Noon, bakit nawala ang ano? Dahil sa droga naman? Hindi ko po alam, sir. Kailan ka ba nandito ako sa? 2003 po. 2003? Po. Galing kang Iloilo? Po, sir. Po, Your Honor. Alam nyo, ako'y magkakaamoy tayo. Sana ang gawin ninyo para naawa ako sa inyo eh. Kasi ito, kayo tatamaan dito. Hihigpitan kayo. O kita nyo, wala na kayong stay-in ngayon. Opo. Eh sana... Tulungan nyo kami, kasi magmula pa kanina, pinagtatakpan na eh. Kailangan namin malaman kung saan napunta ito, itong bilanggo na ito, Mayor. Hindi kami titigil dito, kasi pinarating nyo rito sa amin. Nakarating sa amin to, pag hindi naman namin inaksyonan to, di kami naman ang tatamaan. Ang unang-unang tatamaan dito, kayo. Gusto nyo ba yon? General, Chairman, gusto kong tanungin si General. Paano po ang gagawin po ninyong pagdisiplina ngayon yan sa mga bilanggo? May nawawalang bilanggo. Ang sabi na tumakas pa, matatanggap niyo po ba yan? Ayun nga po, ay re-revise siya namin kasi wala namang hiniling itong mga ito na hindi ko pinagbigyan. Sabi ko, pasensyahan tayo dahil alam nyo, ang turing ko sa inyo para tayo magkakapatid dito. Ang order ko sa inyo, magmahalang kayo, huwag kayo mag-away-away.
Eh ngayon yan, na konting samaan ng loob, nagsasaksakan kayo, eh iba na naman yung magiging trato ko dahil benefit. Nung dumating po ako kasi dito, Senator, magulo po. Dumating po sa punto, ang Director General kinasuhan na preventive suspension. Magulo po talaga ang isip ng mga tao dito. Kaya kinakalma ko sila. Kaya nga naman napakalma ko, 9 months, walang gulo. Bakit ngayon nagkagulo? Kaya 3 araw po ako nag-iisip kung saan ako nagkamali. Hindi ko matanggap na sa samahan namin, ang sarap naman, ang ganda naman ng pagano, pumapasok ako sa kanila. Pag may party sila, nakikiparty ako sa kanila. Eh bakit ganito? Kaya po, yun po, re-revisahin ko po lahat ng policy ngayon. Dahil yung mga pribilehyo po. Pribilehyo para, ang latest ko pa nga pong nabalitaan dito, yung mga misis nila o sino man dalaw, ang bago po ngayon dito, yung condom, pupunuin po ng shabu. Tapos ilalagay sa perta ng mga dadalaw. Ginagawa niya sir noon pa, noon pa yan. Kaya dapat may babae ka talaga na taga. Iyan na po, condom. Hindi naman pwedeng hawakan yung mga babae na yan. Hmm. Dahil kahit kapwa babae yan, baka human rights naman ang ano natin. So, talaga po, pati pag dalaw, pipirma sila na pwede silang i-search. Inhuman po yun. Kung pahuhubaran ko sila, kahit babae lang pong mag-i-inspection sa kanila. Lalo na po siguro kung napaka-maayos na tao po ito. Opo. Salamat po. Salamat po. Yun, Kosa, narinig nyo ba yun? Gusto nyo ba yun na nagagano ng mga dalaw dahil sa kagagawan lang ng hindi naman lahat dyan, talipandas eh. Hindi nyo ba kilala yun? Kung sino yung mga siraulo na yan, oh, dalaw nyo yun, naririnig nyo, kakapkapan na. Sa kanong araw, Mayor, pag ganyan, nawalan ng tao, maswerte ka, nadala ka sa medium. Nung araw, kolonya to. Yung may nagpatayan dito, nung araw, yung pumatay na yun, patay na rin yun. Abe, ano ba dapat? Parang nawawalan tayo ng disiplina, mga tol. Mga tol-tol. Kasi nung araw, Mayor, hindi kami ganyan. Ang layo. Napakalayo. Noong araw kami, kaya kami nakakuha ng napakagandang pribilehyo dahil tumulong kami sa bureau. Pagka kinalaban nyo yung bureau, walang mangyayari, kawawang dalaw. Ako wala akong pakialam sa inyo. Yung dalaw ninyo, kawawa. Mga nanay ninyo, kapatid ninyo, asawa ninyo. Sila ang mahihirapan, hindi kayo. O yun, lagay ko, kontra yun. Kaya ano nyo nga, tol? Tol-tol. Ayusin nyo yan, pare. Mayor, nag-uusap na kami ni General. Nagbubulungan na kami. Hindi namin pwedeng hindi malaman kung saan napunta tong taong ito. Ikaw ang puputukan dito tsaka yung bosyo ng Sputnik. Hindi kami papayag. Galing director dito ng Bilibid. Bilibid boy, paiikutin nyo. Wag naman, tol. Yeah, Mr. Chair, kaya nga, Senator Rubino Padilla, baka hindi nila alam na yung tayong dalawa ay parehong galing dito. Ako galing dyan sa taas. Ikaw galing doon sa loob. Kaya dapat hindi nila yan i-discount yung... Ako lang pala hindi kasali dito. Ikaw lang ang medyo... But, Mr. Chair, gusto ko lang klaruhin kay General Katapang, sir. Yung purpose naman ng investigation nito, sir, is baka iniisip mo, pinag-initan ka namin. Ikaw, andito kami para hanapan ang paraan kung paano ka masuportahan dito. Hindi yung pag-initan ka kasi mayroon na nagra-rally dyan sa labas, we love General Katapang. We love General Katapang. Baka maya sabihin nila na ipapatanggal ka namin dito. No, andito kami para to find ways kung paano ka masuportahan. Because for all you know,
kung aalis ka dito, sir, wala nang take care dito sa posisyon na ito. Walang kukuha sa posisyon na ito, kaya kailangan suportahan ka dahil this is a hardship assignment. Thankless job ito. Walang tatanggap dito, walang magbo-volunteer. Kaya suportahan ka namin kung paano mapaganda magpatakbo mo dito, sir. Hindi ka namin pinag-iinitan. We are not trying to malign your reputation. Hindi namin sinasabi na mahina ka, pero yun nga, may nangyari lang, kaya bisigahan natin at we'll find means kung paano ka masuportahan namin. Yun lang po, sir. Huwag mong misinterpret po na pinag-initan ka namin. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Sir Katapang, boss, meron na akong dagdag po. Hindi, itong tatlo, baka hindi pa kayo nakakain na ba kayo ng ganito? Baka iba yung iserve sa inyong pagkain mamaya. At least pare-pareho tayo ng pagkain dito. Abusin nyo na, hindi na tayo magpapapalit. Senator Padillas Regna. Meron na lang po sana akong pakiusap sa Bureau. Sir, sana po, kasi nung araw, meron po kaming give and take ng Bureau. Pag may ginawa kaming maganda, may pribilehyo. Sana po, sir, na pagka naayos natin itong problema na to, sana maibalik po yon. Kasi napakahalaga din po, sir, ng pribilehyo. Pero hanggat ganito sila, huwag niyang bigyan. Pero sana kung dumating po yung punto na talaga yung ating mga PDL tumutulong na sa Bureau, sana sir maibalik din yung pribilehyo. Mahalaga din po sa mahalaga din po sa rehabilitation yon, sir. Yun lamang po, Chairman. Yung tanong ni Senator Padilla, kasi natatandaan niyo nung huling kongreso, binago na namin yung GCTA. Halika, bumalik ulit yung dating lakaran ng GCTA na for sale. Wala ka nalalaman doon, General? Mr. Chair, wala pong alam dyan. Dumadaan naman po sa proseso yan at sinisigurado ko. Yung iba po nga dito, over sentence na sobra na ang sentence na naserve. Kaya po pinapabilis namin yung laya nila. Gutom na gutom tong tatlo. Ituloy nyo na para kayo nag-birthday party ngayon. Oo. Wala pa yung Molly Abihar? Wala pa? Before that, siguro habang hinihintay natin si Molly Abihar, gusto kong ipakita itong video na to. Bago-bago lang ito eh. Can we dim the lights para makita naman ng kaunti? Ayan. Can we show that? Ang pinapakita rito yung repacking ng Shabu. Video po ito. Bago-bago lang ito. April 27, 2023. Nagre-repacking ng Shabu sa loob ng NBP Security. Kita niyo po yan. Ang nagre-repack po niyan ay ilang pangkat din po. May mga pangalan ako dito na kasama sa repacking. Ang mga pangalan po ay yung kasama si PDL Miranda. Ilala niyo si PDL Koy Miranda. Siya ay nagbebenta ng sabo. Mayor siya April 29, 2023. Kita niyo 'yan, no? Paulit-ulit. Pero sinasabi niyo kanina, Ma'am Angie Bautista, wala na, tigil na 'yung kontrabando. Ano pa kayang ihigit pang balita dito? Shabu. Ngayon gusto kong ipakita naman 'yung pagpasok ng online delivery na pagkain. Ayan. Ito yung mga online delivery. MB10. MB10. Pag binuksan yung MB10, hopya dapat ito. Ayan. Pag binuksan yung MB10, PDL din ito nagbubukas. Kita nyo. Ayan ah. Pagbukas ng MB10, fragile. Fragile ang shop, ang hopya. Ayun. Pagbukas. Dahanda. Walang sound dito eh. Ayan. Tingnan natin kung anong laman nito. Kasi pag hopya, nakalagay yun sa kahon eh. Kaya ko binabanggit yan na Ginang Bautista, contrary to what you have just mentioned a few minutes ago, talamak pa rin. Hindi yung sinabi mo nung nag-chat, natigil na yung mga illegal contraband. Ito na yung hopya. Binubuksan yung hopya.
pagbukas ng hopya. Ayan. Ayo. Ayan. Kasi online na nga eh. Gcash. Ayan. Ayan na nga. Ayan na nga. Bubuksan. Tingnan natin kung anong klaseng hopya ang laman nito. Ayan. Oops. Ayun. Maputing hopya. Ayun. Isang blocking hopya. So, can we stop this? Itigil natin. Itigil natin to. Ito yung sinasabi ko eh. Shabu? Shabu yun. Ito yung sinasabi ko. Dahil sa yung online activities natin, yung GCash, eh, madaling nakakapasok ngayon. Bakit, tama po yung tanong ni Senator De La Rosa, bakit hindi ito nakakapkap? Samantalang sa inyong operating manual, eh, allowed kayong magbukas. Hindi ko na siguro babasahin kung anong section ng inyong operating manual. Part 3, Chapter 5, Bureau of Corrections, Manual of Operations, Packages, lawfully sent, can be open. Ganon din po yung censorship ng mail ng mga pinadala. So, bakit po ito nakakalusot? Bakit po ito nakapasok? So, yan po siguro yung sa mga, meron pa tayong susunod na hearing, bakit ito na nakalusot na, kasi kinukonnect ko na yung dali ng online transaction, idalaw, GCash, kaya gusto ko makaharap yung Molly, kung nasaan siya. Nasaan na si Molly na parating na raw. So, marami pa tayo, my dear colleagues, na gustong buksan dito kanina. Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair. In line with that, Mr. Chair, may I interject? Sir, yung may tinanggal ka daw na 700 dito na gwardiya, saan mo dinala, sir? Mr. Chair, pinara-retraining ko po sila. Natapos na po yung first batch na 250. Ibinabalik ko po ngayon. And sana naman, sabi ko, nag-retraining kayo, na yung natutunan nyo kay Professor Narag na training at education, magamit nyo na. Pero yung 700 na tinanggal mo, sir, may pinalit ka? Opo, Mr. Chair, may pinalit ako. Around 700 din? O, baka kaya nagkakaroon ng ganito because of shortage of manpower to man this post na ganon. Yes, Mr. Chair, kasi gusto rin namin ano, dahil ako naman umiikot din sa Bucor, eh wala pong ganyang kwarto dito sa Bucor na ganyan ang pagkapintura, tapos hindi naka-uniform yung PDL. So, kulang talaga ako, Mr. Chair. Patuloy lang natin, meron pang isa eh. Karugtong pala yun eh. Patuloy lang natin. Ayan. Ito rin, dalawang ano naman ito, dalawang pakete naman ito na pumasok. Fragile din. Ayan. So, yung... Yan, sigurado ako, Mr. Chair. Kung hindi yan sa main buildings, kubol yan. Ngayon, magandang sahig, oh. kung dito namin, yan, ha? Kung dito yan sa loob, di ba, sir? Nasa kubol yan sa labas. Kung may ganyan yan dito, pero... I don't know. You can continue with your answer, General Katapang. In answer to the query of Senator De La Rosa, yung pinalitan ko po yung 700 na bago, galing nagkumuha rin ako sa kolonya para makatulong dito sa MVP. And then of course, nag-retraining ako ng 250. Yun naman po, na yung mga, kasi hindi naman po lahat yung 700 na involved sa may mga kaso. Yung ilan-ilan lang po doon. Pero ganun pa man, pina-training ko sila, yung 350 graduate this last week ato, 2 weeks ago, sila na po ngayon ang nakaupo. Na dati pa rin mga tiga MVP na nga maasa ko na hindi na nila ito tolerate yung mga pagpasok ng contraband o whatever irregularities na pwede nilang gawin sa loob. Thank you, sir. Thank you. Mr. Chair. Molly Abihar. Siguro to continue and to ask again, Mrs. Bautista. Sabi mo kanina, civil service eligible ka. Yes, Mr. Chair. Yes.
Pero sa records na hawa ko, meron noong circular si Justice Secretary Maynard Gibara na sinasabi niya na hindi ka qualified. Kaya hindi ka natuloy noon. Totoo yun, de. Mr. Chair, nakatanggap ng letter galing sa dating Justice Secretary na si a certain Angie Bautista cannot be a consultant, contractual, because she is non-career, cannot be designated to opposition, exercising control or supervision over regular and career employees. May isulat na gano'n dumating? Wala po ako na-receive, sir. Kasi po, nag-perform po ako ng duty ko from September po ng 2019 hanggang March 2020. May appointment po ako from civil service. Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung saan po galing yan. Hindi, kasi po wala po ako na-receive na ganyan. So, nag-umpisa po ako sa service 1994. Eligible na po ako. During the next hearing, we'll try to produce the letter coming from former Justice Secretary Maynardo Gibara. Yes, Mr. Chair. Yes. Just would like to confirm kung totoo ba yun na eligible ka o hindi. Civil service. Civil service eligible po ako, sir. Kasi 1994 pa po ako. Ano eligibility? Professional, sir, po. Professional. Your Honor. Apo. Thank you, thank you. So, walang naging communications ang office ni former Justice Secretary Gibara. When it comes to eligibility po yan, Mr. Chair, wala po akong nare-receive na ganyan. Kasi nakapag-resign po ako nung May 15, 2020, nung panahon po ni General Bantag. Nakapag-resign ka May 15, 2020, but 2029, yung appointment mo was Administrative Officer 5 of Iwahig. Tama? September 2019 po yan. November 11, 2019. 19 po. Yes, na-appoint po akong administrative officer po ng yung plantilla po nasa Iwahig, pero naka-DS po ako kay General Bantag. And then after one year, less than one year po, Mr. Chairman. So we have documents all in support of my statements made a while ago. So, wala pa si ano, si Molly Abihar? Sinusundo na. So, sinusundo na raw si Miss Abihar. So, have to travel back to the Senate. Ganito po yung mangyayari. After Miss Abihar, and there will be another hearing after Ms. Abihar, the committee decided in consultation with my colleagues here present to visit the PX, thereafter the mess hall, and the last stop will be the septic tank. In that order, pagdating ni Ms. Abihar, kaso mo wala pa siya, parang mahina kayo kumain, ha? Ano oras kaya darating? Yes, Mr. Chair. Ito ha, kaya itatanong namin sa inyo dahil meron din nagpipid sa amin ng info. It's up for you to answer these allegations. Pinabalik daw ni Bautista ang mga kubol, tilapia yung babae, at inkan, beer, na pinagbabawal. Yung kubol, mayroon din akong natanggap na text na ikaw rin daw, involved ka daw sa pagbibinta ng construction material sa loob. Can you confirm or deny this? Your Honor, maklaro, para maklaro tayo. With regards po sa kubol, as a BJMP officer po, ang kubol po kasi, yan po yung lengguwahe po ng mga PDL, correct me if I'm wrong po sa mga PDL, yan po yung bahay nila. Nung dumating po kami rito, ako rin po kasi yung nag-imbestiga doon kay Villamor. May kubol po talaga. Existing na po yung mga sinasabi nilang kubol kasi bahay po nila ito. So, hindi na po namin siya pwedeng gibain kasi wala na po silang tutulugan. Ang ginawa po namin, yan pong kasi sinasabing kubol, sir, bahay yan.
nagkakaroon lang po ng pagkakamali kasi kung ang nakatira dun sa bahay, nag-iisa, yun po yung tinatawag na VIP. So ang ginawa po namin, pinalagyan po namin ng marami pong PDL yung mga sinasabi po na bahay nila. Pero ang kubol po is bahay. Pati po yung mga nasa labas na sako-sako, kubol pa rin po yun, sir. Yes, matagal yan. You don't need to lecture us on that. Matagal lang, well settled na yan. Yung kubol, bahay nila yan. At yan ay nangyayari at tinolerate natin. When I say tinolerate natin, kayo, pati ako noon, tinolerate ko dahil kawawa yung PDL, wala matulugan. Sinabi kasi nung una, panahon ni Dilima, pag sinabi mong kubol, yung parang hotel standard na buhay, in grande ang buhay nila. Yan yung panahon ni Dilima, nakikita natin kubol. Pero ngayon, yung kubol na naiwan dyan, hindi lang isang tao, maraming tao dyan na nakatira dahil nga, the government cannot afford them with the right facility, wala silang shelter, wala matulugan, so hindi natin ginigiba. Kayo, ginigiba ba ninyo? Your Honor, hindi po, pwede nga po. Kaya nga, kung gibain mo yan, kawawa yung mga tao niya, wala matulugan, kaya hinayaan natin sila. Kaya nga, ang issue lang dito, tinatanong ko, at may natanggap akong information, is that yung pagbibinta ng mga construction materials daw sa loob, at the price na times 5 daw yung presyo, at ina-attribute nila sa'yo. Alam mo, I'm not accusing you, I'm just sending you the message for you to react para in open venue, ma-repute mo yung mga allegation na yan. So, sino ngayon ang nagbibinta ng construction materials sa loob? Your Honor, yung pong construction materials, total nandito po yung ibang commander. Yung pong construction material, sir, nire-request po nila yan sa camp commander. Tapos po, ire-recommend po ni camp commander po sa akin for approval. Ngayon po, Your Honor, being the NBP superintendent, hands-on po kasi ako sa loob. Nakita ko po marami pong matatandang namamatay. Dahil po siksikan na po sila. Nababasa po sila ng ulan. So, kailangan po naming i-approve yung construction materials na supposed to be po talaga. Kami po sa Bucor ang magpo-provide ng construction materials. Ang ginagawa po ng mga PDL natin, humahanap po sila ng sponsor para po makapag-produce po sila ng construction materials. Direkta na lang tayo, you are not involved in the construction business inside. Hindi po, sir. Supply, construction supply sa loob, wala ka? Wala po akong kinalaman po sa pagsusupply po ng construction materials. Ako lang po yung nag-a-approve po ng request po nila. So that's it. Thank you. Kayo, saan kayo kumukuha ng construction supplies? Pag nagpapagawa kayo ng mga bahay-bahay dyan sa loob? Ay, napapabili po kami sa mga pamilya namin sa labas po, sir. Nagre-request lang po kami kay ma'am po para ipapasok po. Papasok? Opo. Pero ang nagbibili, tagalabas? Tagalabas po. Pero totoo yan na may binibintang construction supply sa loob? Oh, wala po, sir. Napapapasok po kami. Pinapapasok lang? Opo. Sigurado ka? Opo, sir. Thank you. That's why, Ms. Bautista, I am pointing this out. Kasi, alam natin, mga PDL yan eh. Hindi yan naging kriminal. Kukunti lang mayaman na kriminal dyan. Kukunti lang ang konbiktado na kakulong dyan na mayaman. Karamihan yan, bakit sila naging kriminal? Dahil sa kahirapan. Tapos ngayon, may mga allegation na nininegosyo pa sila ng times 5 yung presyo ng construction materials na supposed to be, that has to be provided by the government, not by themselves. Tapos ngayon, tayo pa na nasa Bucor, tayo pang dagdag pahirap sa kanila. That I cannot accept, ha? Kung totoo yan, kaya nga tinatanong kita. At ito pa, yung tungkol naman dyan sa GCAS, sana wala ka rin connection doon, ha, whether may tinatanggap ka o wala doon sa income ni, sino? Abihar. I'm just being frank and honest to you. Makonsensya tayo kapag ganun. Yung mga tao na yan, hirap na hirap yan sa pamilya nila, maghingi ng pera. Makapadala ng 100, 200, 300. Pagdating dito, kukomisyonan pa natin. What does that make of us? Tayo na sa gobyerno. We are here to help them, not to crucify them. Kawawa naman yung mga tao na yan.
Mr. Chairman, nandito niya si... Yeah, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You are Ms. Molly Abihar? Yes, po, Your Honor. Manunong pa ka. Pakitayo po at pakitaas ang iyong kanang kamay. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Yes, Your Honor. Mr. Chairman, it's that. Salamat, Ms. Abihar. Saan ka pa galing? Sa maximum? Sa minimum? Saan galing? Medium? Sa bahay po. Sa bahay. Saan po ang bahay niyo? Inabala ka namin. Nanonood ka ata ng noontime show. Sa Dasma, Cavite po. Ah, Cavite ka pa? Malayo yung pinanggalingan mo. Pero ikaw ang in charge sa lumalabas dito. Ikaw, lapit-lapit mo na yung mic. Wag kang nervousin. Kababayan kita. Ikaw ang in charge sa GCAS operations. Yes, Your Honor. Ganun katagal na? Nag-start po ako ng third week ng January po. Ito lang? Yes po, Your Honor. 2023? Yes po, Your Honor. Tapos, ang sabi, di umano daw, alam ko naman, hanap buhay yan. Dati raw, 10% yung pinapatong. Ngayon, 3%? Tama yes ba? Po, Your Honor. Sa pang-araw-araw na GCash transactions, magkano ang volume nito? Wala pong definite, Your Honor. Iba-iba po. Meron pong... Pinakamataas? Maabot po ng 300,000. 300,000 isang araw? Sa isang araw po. Pinakamababa? Minsan po 50,000 to 70,000. Yung weekend, mas mataas? Weekend, hindi. Sabado, Linggo? Wala po, Your Honor. Yun po yung pinakakonti po na nagpapadala. So, ibig sabihin, kahit wala ka sa dito sa compound, pwede sa bahay, ikaw ang nag-oversee ng GCash. Yes, Your Honor. Yung mga pamilya po nila yung nagpapadala sa akin na tumatawag so, po. Lahat nitong mga commander, lahat ng mga, siguro karamihan ng PDL, alam yung cellphone mo? Yes, number. Your Honor. Meron po akong gamit na GCash po for yung numbers po. Isang number lang yon? Apat po, Your Honor. Sorry po, Your Honor. Lima po. Lima. I'm sure registered naman niya. Kasi yes po, Your Honor. Nagagawa lang namin ng batas, yung SIM card law. Sa transaksyon na ito, kasama ba si Ms. Angie Bautista? Anong role niya? No, Your Honor. Ikaw lang? Yes po, Your Honor. Ikaw lang ang... Paano ka napasok dito? Una po, PDL din po ako dati, okay. Your Honor. So, alam ko po yung... Nakasabay mo si Robin? Senator Robin? Kahiwalay. Sa correctional siya. Sa ko nga, sa Mandaluyong, oo. So, PDL ka rin. Si Ms. Angie Bautista ay na-assign din sa correctional. Yes, Your Honor, pero hindi po kami nag-abot. Yes po. Yung... Mr. Chair, okay. Establish lang natin. Paano ka nga na-involve sa business na ganyan dito sa loob? How were you connected? Paano ka nakapasok dito? Inimbitahan ka ba? Nag-volunteer ka? Pumunta dito? O sino nagpapasok siya dito? Nag-volunteer po ako, sir, since may kakilala po ako ng mga PDL and sa sarili ko rin po, alam ko po, dahil before, pag pinapadalan po ako, talagang malaki po yung nababawas. So, sino nilapitan mo? Empleyado. Sino nilapitan mo pag... Una po akong pumunta, Your Honor, sa BBC. BBC po. Saan Business, Bucor Business okay. Center po. So, doon ka nag-start? Yes po. Nagpunta po ako doon. Nag-submit po ako doon, Your Honor, ng letter of intent. Lima po kami noon, Your Honor. Sa akin po yung pinakamababa. Nagkaroon ng invitation to bid. Yes to provide po, Your services. Honor. Okay, so legal. That's yes, perfect. Your Honor. Legal. Okay. Sa akin po yung pinakamababa. Pero, Mr. Chair, klaruhin ko lang. Laya ka na, ha? Yes, Your Honor. Okay, 2018 na. Po lumaya po okay. Ako, Your Honor. Thank you. So, yung contract mo, good for ilang years? Hindi po ako nabigyan po ng contract, Your Honor, since binase po sa like LBC lang po siya, courier for the PDL, which is normal naman po na pinapadalan po sila talaga, kami po na mga na naging PDL. So, wala kang kontrata sa Bucor na 3 years? Nagsimula ito ng lockdown, nung pandemic?
No po, Your Honor. 2023 lang po ako nag-start, Your Honor. Yes po, Your Honor. Pagpo ni na Ms. Bautista? Yes po, Your Honor. So, pero hindi mo kilala si Ms. Bautista before? Kakilala, hindi po. Kakilala ko lang po siya dito, Your Honor. Siyempre po dito po siya nag-work. Kakilala ko po yung mga empleyado. So, ikaw lang yung nag-iisa, bukod tangi, na nag-handle ng GCash? Yes, Your Honor. Eh, sino yung sinasabing Mr. Edgardo Cadiz? Your Honor, sa kanya ko po ini sa kanya siya po ang in charge, Your Honor, sa kanya ko po ini-remit po yung mga padala po sa akin at doon po kumukuha yung PDL sa Kaagapay Center po sa loob. So yung Mr. Cadiz, madadagdagan na naman ang imbitahan natin dito, Senator Bato, Senator Robin. Si Mr. Edgardo Cadiz ay empleyado ng Bucor? PDL po, Your Honor. PDL. So is that allowed, General Katapang, to have a PDL handle the GCash transactions of I'm afraid that is not allowed, Mr. Chair. Bakit sinabi mo siya humahawak ng cash sa'yo? Parang sa hierarchy, mas mataas sa'yo si Mr. Cadiz. Clarify ko lang po, Your Honor. Ako po ang humahawak ng GCash, Your Honor. All the records are with me po. Siya pag pumunta po ako dito, pinapatawag ko po siya para bigay ko po yung records ko. Since siya po ang pupunta po doon yung mga PDL na may padala para po i-claim yung pera nila. Ayun. Dahil iniiwasan po na, iniiwasan po na sa empleyado po mag-hand ng pera. Huh? Iniiwasan sa empleyado, so kahit sa PDL pwede rin. Magkano yung, usually, magkano? 300,000? So napapagkatiwalaan mo to si Mr. Cadiz? Yes, Your Honor. Nare-receive naman po ng mga PDL yung pera nila. Tumatawag po yung mga family nila sa akin, nagko-confirm po. Ito ngayon, yung ginagamit pang bili-bili ng pagkain. Tama ba, mga commander? Napapadalang ka rin? Yes, Honor. Kinukuha mo ang pera kay Mr. Cadiz? Opo. Yes, Your Honor. Anong pangkat si Mr. Cadiz? BCG po. So kahit hindi mo kapangkat, pinagtitiwalaan nyo? So 2,000 lang po yung allowed, Your Honor. 2,000. Yes, Your Honor. Pero meron po dito sa record ko po, meron po nagpapadala ng sobra sa 2,000. So, limited po ang pag-release ng pera, Your Honor. So, tatanungin ko naman si Senator De La Rosa. May pera lahat, may pera pala lahat yung iba dito? Meron talaga. Allowed po yun sa manual natin? Yes, Mr. Chair. They are allowed 2,000 pesos per week. Per week. Yes, so, 8,000 per month. Yes, Your Honor. Pero masasabi mo lang kanina, meron tumaas. Yes, Your Honor. Ang pinakamataas po dito sa akin is hanggang 20,000 lang po. Isang tao lang yun? Yes po. Ito po yung sa mga malalayo. Minsan po meron pa po sa Western Union. Kinukuha ko po talaga. Isahan na lang para makatipid sa ano? Yes po. 3% po, Your Honor. Pero hindi po ako nagbabawas sa 500 and below, hindi po ako nagbabawas. Minsan po may nagpapadala ng 100, 200. Dinadagdagan ko na lang po kasi... Mababay talaga ang tiga Cavite. Ano pong mabibili nila sa 100 at 200, Your Honor? Mr. Chair. Go ahead. Sa isang buwan, magkano ang napupunta sa Bucor Management as income coming from the business transactions that you have been conducting inside this... facility? Magkano? Wala po, Your Honor. Sa akin lang po lahat yung 3%, Your Honor. So, diretso sa'yo. Walang yes pakinabang po yung Bucor doon. Wala po, Your Honor. Sa negosyo na yun. Wala po, Your Honor. Eh, bakit ka pa nagdumaan sa business branch ng Bucor kung wala pala silang kita? Your Honor, kaya po hindi po nila ako binigyan ng contract since it's like LBC lang po, courier po for money po. So walang income ang Bucor, ha? Wala po, Your Honor. From your business? Yes, Your Honor. So, magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Yung napunta sa'yo, gaano kalaki? Minsan po, Your Honor, 80,000. Sabi mo, 300,000 maximum. Yes, what po, is 3%? Your Honor, 90. What, 3% ang kinakantas mo? Apo. So, what is 3% of 300,000? 9,000 po. 9,000? Yes, sa isang Your buwan? Honor. Yes, sa isang araw po, Your Honor. Ah, isang araw pala? So, 9,000 times 30... 270,000, Your Honor. Yan ang income mo sa isang buwan? Hindi po, Your Honor, kasi po paiba-iba naman po, hindi po stable na ganun pong kalaki. So, yung income mo na yan na 280,000 naman, wala kang sinisiran dito sa Bucor? Wala po, Your Honor. Oo. Yes, Your Honor.
Kailan ka lumaya? March 2018 po. 2018? March? Apo. So wala ka na doon nung bumisita ko doon sa... Naabutan ko pa po. Nandoon ka nung bumisita ako? Nandoon ka? Apo, Your Honor. Kasi ayaw ko na bumisita ulit doon eh. Isang beses na ako bumisita. Dahil nung bumisita ko doon, lumabas yung mga PDL doon, lumabas, sumisigaw. General Bato, akyat ka dito. Tingnan natin yung tibay na katawan mo. Isang oras lang, sir. Paakyat ka dito. Tingnan natin. Eh, hindi na ako bumalik doon. Natakot ako. The committee secretary is directed to delete the remarks of... Nothing malicious about nothing that, malicious. Your Honor. It's only... Isang oras lang ba na magkita-kita kami doon sa loob? Eh, tingnan natin yung tibay mo. Parang gano'n lang ang sinasabi nila. Wala. Nothing offensive about that. Thank you, Mr. Chair. Since January, profitable yung business. Wala ka nababalitaan ng mga kontrabando na pumapasok gamit yung perang. Of course, hindi mo na cargo yon na pag may dumating na pera para sa mga PDLs na gamit sa ibang illicit na bagay na hindi dapat. Wala ka nababalitaan ganun? Nakikita ko po, Your Honor, pero I don't think so po na malilink po dito sa GCash since purely galing po sila sa family. Minsan nga po tulog pa ako, tumatawag na yung pamilya. Tsaka pinaghirapan niya ng mga pamilya. Yes po, Your Honor. So kung saan man bilhin, eh, hindi mo na, wala ka nang pakialam doon. Yes, Your Honor. Salamat, Ms. Molly Abihar. Thank you po, Your Honor. Gusto ko lang ipakita itong isang picture pa bago tayo mag-suspend. With the indulgence of my colleagues, can you show the picture? Yan, ito po ay pagpasok ata sa gate 4. At ang nakikita rito ay hindi naman to kontrabando, mga beer. Kung ano man beer ata, nakabukas na yung isa, oh. Yun. Anong brand ito? San Miguel ba yan? Parang ibang ano yung nakasulat sa baba? San Miguel. Commander, ganyan ba iniinom nyo? Nakatikim na kayo ng ganyan? Hindi, kahit birthday? Pasko? Bagong taon? 20 taon ko na hindi nakatikim ng beer? Nakaraang administrasyon po. Mayroon po. Nakatikim ka ng beer? Opo. Lasing ka? Hindi, konti lang po. Konti lang. Ito ho, yan, nakikita nyo, nagkakaraga Mr. ng beer. Mr. Chair, klaruhin natin. Oh. Kaninong administrasyon? Huwag sabihin nakaraan. Kasi nakaraan ako dito eh. Hindi po sa iyo, sir. Yung kaninong administrasyon? Pinalitan po ni Sir Katapang po. Si Bantag? Opo. So, panahon ni Bantag, may mga beer dito? Opo. Sigurado ka? Ms. Abihar, salamat. Opo, sir. Okay, thank you. So, contrary to doon sa sinabi kanina ni Ginang Bautista na wala nang ganito, ang dami pa. Kilala niyo po yung bland na buhok na yon? Hindi po, Your Honor. Meron akong frontal picture niya. Eh. Pwede natin pakita yung mukha? Yun. Kilala. Hindi na to blunt. Kilala niyo ito? Hindi ko po siya kilala, Your hindi Honor. Hindi empleyado, hindi PDL. Hindi ko po siya kilala. Eh, hindi naman siguro siya nagbuhat nito. Next picture. Ito. Itong blunt na puro blunt, ah. Ayun. Nagbababa, kariton. Kariton to ng Bucor. Ayan, teka muna, balik natin yung may blunt, ayun. Diniliber, daylight yan, ayun. Next picture. Malayo lang tong kuha. Natakot yung photographer siguro. Next picture. Ayan, dito yun, di ba? Ito, blunt na blunt ito. Kilala niyo, ma'am? Para pong tao ni Prelab po yan, sir. Tao ni Prelab. Opo, pero ang hindi ko po siya kilala. Ang pangalan daw niya ay Bea. Bea. Prelab, kilala mo? Sir, kasi po may kontrata nga po yun. Ayan, sa correctional, sir. Yan si Bea, ang diniliber beer. Next. Just to set the record straight, Your Honor, yes. May I ask if itong babae na ito involved sa delivery ng beer sa loob ng... Apo. Ha? Apo, pinakita natin kanina. Ay, mo yung mga beer na yun? Oo, oh, yung pinakita natin litrato kanina. So, balik natin kay Ms. Bautista, ha? Pinayagan ninyo na mag-deliver ng beer dito?
Hindi po, yung sir. Pilot? Yan po yung nireport po sa akin ng IS na may dinidi... Hindi po siya beer, sir, eh. Nakita ko po yung actual niyan. 0% alcohol. Ibalik nga natin yung picture niyan. Kung anong klase yung beer yun. Balik natin. Yan. Yan. Anong beer yan? Pa, pwede paki-zoom out. Meron nga nakalagay parang ano ba yung free? Ano yan? Pwede ma-zoom out yan? Yeah. Sanmig. Freeze. Meron, ha? Ano yan siya? Ah, baka walang sugar, walang calorie. Pero, so, pero zero. Beer. Zero point zero? Free? So, hindi nakakalasing, Ms. Bautista? Sir, kasi po, hindi ko nga po alam yan. Hindi po nakapasok yan, sir. Kaya nga po yung K-9 po natin, nakita nyo, nireport po nila, hindi po namin pinapasok. Although, nagsubmit po yung pre-lab noon na 0% galing po sa company ng San Miguel. Para po yata siyang Cali. Hindi ko po alam kasi yung ano eh. Okay lang. Pero hindi po nakapasok yan, sir, sa ano, sa compound. Hindi if, po, if sir. If it's not liquor, it's not something na nakaka-alter sa normal na pag-iisip ng tao, I think there's nothing, walang problema dyan kung talagang totoo yan na wala, hindi nakakalasing yan. Your Honor, meron po tayong papel niyan, sir, sinambit po nila. So, pwede pumasok yan? Pwede pumasok hindi yan? Hindi ko po pinapasok, sir, kasi ako rin po, hindi ko po siya alam eh, kaya hindi ko po pero siya pinapasok. Pero you acknowledge na ito sa compound dito ng Bilibid. Yan. Po yan, sir, ng gate 4, I think. Ayan, sa labas. Oh. Apo, sir. Your chairman. Next picture. Ito, hindi mo kilala rito, no? Hindi ito pre-lab. Baka kaya pre-lab. Oh, next picture. Ito, yung Bea. Next picture. Malayo ang kuha. Next picture. Si Bea na naman. Masaya siya. Next picture. Ito. Ano, maglilitsyong baka? Delivery po yun ng, Mr. Chair, yan po yun delivery ng mga PDLs natin nung Christmas kung hindi po ako nagkakamali po, sir. Live po talaga sila, sir. Kasi pag po carcass, sir, nasisira po yung mga, nabubulok po, hindi na po siya fit for human consumption. Yung mga Christmas party nun? Po, yung Christmas party po yan. In order po, mga PDLs po natin yan, Mr. Chair. Yan nga, Mr. Chair, no? Tingnan mo, live siya. Pumapasok. Again, I'm not pointing accusing finger here, but live siya pumapasok. Ibig sabihin, pagpasok doon sa loob, para makain yan, kakatayin yan. So, anong gamit pang katay? Kundi itak, at maso, kutsilyo. So, mahirap talagang makontrol yung kutsilyo doon sa loob. Di ba, sir? Kasi doon niluluto eh. So, sana makagawa tayo ng paraan na pagpasok dyan sa pagkain, yung hindi na kinakailangan ng intervention ng mga kutsilyo. Pagpasok dyan, naka-slice na, para luto na lang sila diritso, dapat ganun dapat ang mangyayari. Pero, again, ako, during my time, hirap talaga akong i-controlin yan. Hindi ko na kukontrol yan. Kasi kung ilipat ko naman yung miss hole sa labas, it will take another gastos na naman. Magpatayot ka ng miss hole sa labas na hindi dyan sa loob. So, ang atin na lang talaga dyan, yung correction officer na naka-assign sa miss hole, siguruhin talaga niya na accounted palagi yung mga kutsilyo at hindi makalapit ang hindi dapat hahawak ng kutsilyo. Otherwise, pataya na naman yan kung may kutsilyo doon makapunta doon sa mga brigada. Brigada. So, that's one problem. Sir, are you, do you acknowledge that problem, existing problem? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Kasi ako, matagal ko na in-acknowledge yan. So, hanapan natin ang paraan yan, sir. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Sana ang miss hole natin na sa labas, gawa tayo ng separate building, tapos yung luto na napagkain, i-deliver doon sa loob para kain na lang sila. Wala nang preparation na pagkain sa loob, di ba? At ang, kasi sabi natin, ang involved sa pag-prepare, yung mga tao rin sa loob ng maximum. Ang gagawin na lang natin, doon sa mga pinaka, nasa minimum, na kung kumbaga, kuha na, yung mga light offenses lang, sila pwedeng palutuin natin sa labas.
So mag-propose kanya, sir, that I will support that move para yes. Mawala na yung problema sa loob yes, niya. Yes, Mr. Chair, Your Honor. I will propose that Ms. Hall, a revision outside. Of the operational manual to include that they are not supposed to bring inside live cattle. Hindi, sir. Yung gusto kong manggaling sa'yo, yung proposal to put up, mag-build tayo ng separate building for Ms. Hall na hindi dyan sa loob. Para i-deliver sa loob, pagkain na, natapos, kain na lang sila, hindi na magluto, para walang kutsilyo sa loob. Yes, Mr. Chair, Your Honor, we will do that. Sige sir, the chairman of this committee is, he will be pushing for that at siguro natin mapunduhan yan this year para mabawasan yung problema niyo. Mr. Chairman, Senator Ruben, okay lang yan na papunduhan natin yan yung mishul nila sa labas ng maximum. Thank you, salamat. Thank you, Senator De La Rosa. In the interest of time, we will have another hearing to be conducted with the premises of the Senate. Maraming nagtatag sa akin mga senador, hindi nakapunta. Gusto nila sa Senado na. So we'll have another hearing probably before the budget hearing. But I'd like to thank the resource persons present here. Jan Katapang and the rest, Secretary Boyeng Rimulya, the uniform services personnel. Magkakaroon pa tayo ng hearing sa Senado, baka next week. But we take note of the problems folder that you gave us. This will be part of the committee report. But we still have a lot of questions. Sa susunod na hearing, dapat alam na natin yung UP Forensics Report. Ang pangako doon, 3 days, medyo 6 na araw na ngayon. Dapat sa susunod na hearing, alam na rin natin yung whereabouts ni Michael. Matagal-tagal na yon, July 15 pa. Dapat sa susunod na hearing, dahil may nakita na tayong mga problema dito, meron ng proposed solutions si General Katapang. Dapat sa susunod na hearing, kung meron kayong pinupropose na amendment doon sa ating Bucor Law of 2013, ipaabot nyo na rin sa amin. At dapat siguro sa susunod na hearing, nakakita na tayo ng pagbabago rito sa loob ng premises. After we suspend, as intimated by the chair a while ago, we will visit the PX, thereafter the mess hall, and then the septic tank. And Mr. then we can go home. Yes, sir. Yes, sir. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. At sa next hearing, Mr. Chair, I would like to hear an update coming from DOJ or Bucor regarding the implementation of the newly crafted law natin. Yung, ano yun, Joe? Separate facilities for heinous crime convicts. Kakapasalan namin yung batas na yun, sir. Please give us an update of its implementation. Thank you, Mr. Chair. Okay na po. Without objections on the part of my colleagues here, this committee hearing of the Senate Committee on Justice and Human Rights is hereby suspended. Thank you.